Sa oras ng inyong kahinaan, ako ang nagpapalakas. Sa oras ng inyong kalungkutan, ako ang nagpapasaya. Kung ang lahat ng inyong alalahanin at suliranin ay ilagak ninyo sa akin, at ang hiyang ako ang kumilos at mamuna sa inyong buhay. Ang hindi ko kumikilala sa akin sa harapan ng tao ay hindi ko kikilalanin sa harapan ng aking ama. Patuloy na may nagmamaliw ang pag-ibig sa akin. Good morning mga kapatid. Sa matagal na panahon ng pagiging Kristiyano natin, nag-inventaryo ka ba? Yung bang kasiyahan mo, yung kasiyahan mo, yung kaligayahan mo ngayon, saan ba nababatay? Saan nagmumula yung kapayapaan mo, yung kasiyahan mo sa buhay? Napatutunayan mo na ba na natagpuan mo na yung hinahanap mo na? Napapatunayan mo na ba sa sarili mo na okay na, natagpuan ko na, masaya na ako? In whatsoever state I am, therewith to be content. Nagkaroon ka na ba ng kakontentuhan sa buhay? Nangyari na ba sa iyo yung talagang kapayapaan? Yung tunay na kasiyahan, yung tunay na kapayapaan. Natagpuan mo na ba? Yan ang mensahe sa atin ng Panginoon eh. True happiness is the way of God. Ang tunay na kasiyahan nasa daan ng Panginoon. And all teachings of His Word is peace. Lahat ng mga ituturo ng Panginoon sa ating mga kalooban niya ay puro kapayapaan. So, nung araw tayo, nababatay yung kapayapaan natin, yung ating kasiyahan pag marami kang pera, nagagawa mo yung gusto mo, yung gusto mo, laging yung gusto mo, yung pera. Kasi yan talaga ang mabigat na kalaban sa mundong ito, pera eh. Money makes the world go round. You cannot serve two masters. Pera ba o Diyos? Maraming nahuhulog dyan sa pera. Isa dyan si Judas. At napakaraming Kristiyano na minamahal pa rin nila ang kanilang sarili kesa sa Diyos. Mas minamahal pa rin nila ang pera kesa sa Diyos. Ang nagiging Diyos din nila ay ang kanilang mga tiyan. So yung datihan natin pagkakatao, yan ay huhubarin natin eh. Kasi nung araw tayo, nabubuhay tayo sa ating kagustuhan. Yung lahat ng pita ng ating laman. Pero nung maging Kristiyano na tayo, ibinigay ang Espiritu Santo sa atin, tinuruan tayo. Binigyan tayo ng pagnanasa ng Diyos, nasundin ang kalooban niya. At kapag nasusunod natin ang kalooban niya, doon lang tayo nasisiyahan. Yun ang bagong pagkatao. Basahin natin ha. Proverbs 3:17. Ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan. At lahat niya mga landas ay kapayapaan. Si Kristo ang daan, si Kristo ang landas. So ang lahat ng aral ni Kristo, yun ang ating kaligayahan. Yung iba ayaw eh, umaabsent pa nga sa worship eh. Ibig sabihin, hindi mo kaligayahan ang salita ng Diyos. Ayaw mo makarinig ng salita ni Kristo. Kasi sa Sunday worship, ang maririnig mo, kaligayahan ang salita ng Diyos eh. Ayaw na rin magbasa ng Bible nung iba. Nagiging tamad na ang maraming Kristiyano ngayon. Nawawala na yung unang pag-ibig. Namamatay na yung apoy ng Espiritu Santo. At yun ang kinakailangan magpatuloy na mag-apoy. Yung marugdog na pagnanasa natin. Yung pananampalataya. Kailangan lagi nagsisindi yung apoy ng Espiritu Santo. Kasi mamimigati ang Espiritu Santo. Kaya kailangan hubarin yung datihang pagkatao. Kasi kailangan makapasok tayo dun sa promised land, sa bagong pagkatao. Kasi yung promised land, sinabi ng Diyos sa Israel yun eh, yung Kanaan, yan ang inyong promised land. Sabi ng mga Israelites, eh ang daming nandiyan, nakatira, ang lalaki. Hindi namin makakaya. Palayasin ninyo ang kinin ninyo, ang bayang ipinangako sa inyo. Yan ang ating kaisipan. Yung Kanaan, yun ang dating pagkaiisip natin. Ngayon yung promise land, yun ang bagong pagkatao, ang bagong pag-iisip. So magkakaroon tayo ngayon ng pag-iisip ni Kristo.
Kaya kapag nakapasok tayo sa promised land, nakapasok na tayo sa isang bagong kaisipan. Change the spirit of your mind. The mind of Christ. So ang magiging kaligayahan natin ay makasunod lang sa kalooban ng Diyos. Ito ang magiging kaligayahan natin. Pag hindi pa ganito, hindi ka pa bagong pagkatao. Nasa dating pagkatao ka pa. Ang nagpapaligaya sa iyo, yung material na bagay. Yung pera, yung asawa mo, yung anak mo, yung hanap buhay mo, yung gusto mo. Hindi na, kumpleto ang Diyos eh. Ang daan ng Panginoon ay daan ng kaligayahan. So kung talaga natagpuan mo ang Diyos sa buhay mo, sapat ka na. Kontento ka na. Masaya ka na. Kung meron kang pagkain, meron kang damit, meron kang tulog, magpakasaya ka na doon. Ayos na yun. Nagiging komplikado ang buhay ng tao dahil ang dami niyang hinahanap. Ang dami niyang gusto. Ganun ang dating pagkatao, maliit pa tayo, ang dami nating ambisyon. Ang dami nating gusto, hanggang sa lumaki. Meron tinatawag na old pattern of thoughts ang ating kaisipan, na yun ang nag-aari sa atin. Pag hinubad natin yung old pattern of thoughts, papasok tayo sa new pattern of thoughts, the life of Christ, the Word of God. So, mabubuhay na tayo sa isang bagong pagkatao, hindi sa lumang pagkatao. To find true happiness is only in God. Tandaan nyo. Kung gusto mong mahanap ang tunay na kasiyahan, kaliga, sa Diyos lang natatagpuan nyo. Hindi pwedeng matagpuan nyo sa anumang bago, hindi sa Diyos lang. Kaya kapag natagpuan mo na talaga ang Diyos sa buhay mo, okay ka na eh. Naghihintay ka na lang ng pagbaba ng Panginoong Jesus. Nagtitiis ka na lang sa buhay na ito. Kung ano man ang ipinararaan ng Diyos sa iyong landasin, kaligayahan para sa iyo. You love to suffer with Christ. Yun ang bagong pagkatao. Sabi ng Psalm 128, 1 and 2, mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon na lumalakad sa kanyang mga daan. Sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawak at ikabubuti mo. So ang sabi ng Diyos, kung lagi tayo sumusunod sa Word of God, namumuhay tayo sa kalooban ng Diyos, giginhawa tayo at magiging mabuti ang ating kalagayan. Ito ang sinasabi ng Diyos. So kung hindi man nagiging mabuti ang kalagayan mo at hindi ka gumiginhawa sa lahat ng bagay, hindi ka dumadaan sa daan ng Panginoon, sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and everything else shall be added. So idadagdag na lang lahat ng bagay. So ang unang ibinigay sa atin ng Diyos, ang Espiritu Santo na tayo sumampalataya. Tapos tinuruan tayo ng Espiritu Santo sumampalataya sa salita. At araw-araw, inuudyungan tayo ng Espiritu Santo na makipaglabang mabuti ng pananampalata. Work out your own salvation with fear and trembling. Walang pwedeng makapagligtas sa iyo kundi ang iyong katuwiran na katuwiran ni Kristo. Sabi ng Ezekiel 14:20. Bagamat si Noe, si Daniel at si Job ay nandoon, buhay ako. Sabi ng Panginoon Diyos, hindi sila makapagliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran. So ano yung katwiran mo? Katwiran mo pa ba? Dating pag o katwiran na ng Diyos, si Kristo na. So you have to work out your own salvation. Ito madalas ko sabihin sa mga anak ko, hindi pwede rito ang kasan. Hindi ko mo tinawag ako ng Diyos na pastor eh, nasa akin kayo, ligtas ka na rin. Hindi. Kahit nga nandun si Noe, si Daniel eh, tsaka si Job eh. Hindi sila makapagliligtas ng anak na lalaki o babae. Ang maililigtas lang na ang sariling kaluluwa ayon sa kanilang katwiran. So maliwanag to eh. Sa huling panahon, magiging mapagmahal ang marami sa sarili. At ito na nagaganap sa huling panahon. At tayong nalabi, sinabi ko sa inyo, dadaan sa bautismo sa apoy. Marami pang mawawala sa huling araw. Ito yung mga hindi tunay na Kristiyano. Ito yung nabubuhay pa sa laman. Kaya pinag-iingat tayo ng Diyos eh. Lilinisin niya mabuti ang kanyang giiikan. Ihiwalay ang trigo sa damo. At yung mga sangang hindi nagbubunga, bubunutin. Ihiwalay. Kaya nga nasa panahon tayo ng pagbunot. Nasa panahon tayo ng judgment begins in the house of God. Kasi malapit na rin niyang hatulan ng mundo. So ang una niyang hinahatulan ay ang kanyang iglesia. Ang ginagawa niyang paghatol,
nililinis niya ang kanyang iikat o kanyang buhit. Sabi dito sa Matthew 3, 12, nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay, at lilinisin niyang lubot ang kanyang giikan, at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan, dadapot ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Nang magtagay, na hindi mapapatay. So ito ngayon ang titignan mo sa sarili mo eh. Checkin mo yung sarili mo. Ikaw ba'y nabibigyan pa ng pagnanasa ng Espiritu Santo? Kasi ang pagnanasa at paggawa, nagmumula sa Diyos eh. Gustong-gusto mo pa ba sumamba? Gustong-gusto mo, hindi ka na ba nagnanakaw ng ikapotanto? Kasi yan ang mga prime and foremost na batayan ng pananampalataya eh. Yan ang dekreto ng apostol eh. Kaya malalaman mo kung bago ka nila na, susunod ka sa bagong utos. Hindi na yung utos ng laman, utos na ni Kristo. Kaya nalalaman mong bago ka, hindi ka bumibitaw sa dekreto ng apostol. Hindi ka bumibitaw sa kalooban ng Diyos. Nabubuhay ka sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nagiging masaya ka. There is no fear in love eh. Kung tunay perfect love causes out fear eh. Alam mo, pagdating ng Panginoong Jesus, makakaharap ka. Alam mo, nagpapakalinis ka. Alam mo, nagpapakabanal ka. Alam mo sa sarili mo yan eh. Kasi kung sasabihin mo sa sarili mo may kabuluhan ka, pero wala kang kabuluhan, dinadaya mo sarili mo. Siyasatin mo ang iyong sarili. Pag nakita mo na talaga sumusunod ka, papurihan mo sarili mo. Reward yourself. Sabi sa Galatia. Kasi baka mama, iniisip mo, may halaga ka eh. Kapag ako wala doon, di sila makakakilos. Pag ako wala doon, ako mahalaga doon. Wala kang halaga. Pag inibinibilang mo sarili mo may halaga, wala kang halaga. At hangal ka, sabi ng Biblia. Galatians 6:3. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan, bagamat siya'y walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkakayon, magkaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. So hindi yung iba ang susukatin mo o i-inventaryohin mo, ang sarili mo. Titignan mo sarili mo. Sapagkat sa pamamagitan ng katwiran mo, maliligtas ka. Sa pamamagitan ng pagtugon mo sa katwiran ng Diyos, maliligtas ka. So mag-concentrate ka sa sarili mo. Tignan natin ang ating mga sarili. Siya sa baka mamaya wala ka na sa pananampalat, itinakwil ka na pala. Sabi sa 2 Corinthians 13:5. Kasi nakakatakot na mahulog sa kamay na, nakakatakot maiwan sa rapture. Nakakatakot mapunta sa impyerno. Pag napunta ka sa impyerno, ikaw ang may kasalanan. Hindi ka sumunod eh. Meron ka nang bunga sa ikababanal eh. Kaya mo nang magpakabanal-banal. Kaya mo nang ma-maintain, ma-determina ang pagsunod sa Diyos. Talo na sa demonyo eh. We are free from the law of sin and death. Libre ka na, malaya ka na. Bakit napapaalipin ka pa? So ikaw ang pumayag. Huwag kang papayag, lalaban ka. You have to fight a good fight of faith. Siyasatin mong mabuti sarili mo. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukin nyo ang inyong sarili. Hindi ba ganyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Kristo'y nasa inyo? Maliban na kung kayo itinakwil na. So kapag itinakwil ka na, hindi ka na nakakaranas ng pagnanasa. Ayaw mo na sumamba, ayaw mo na mag-igapo, ayaw mo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Wala nang kasiyahan sa iyo, salita ng Diyos. Bali ka na sa dating pagkatao. Muli ka na naman naging aso at naging baboy. Bali ka na dahil hindi mo tinutupad yung banal na utos. Sabi sa 2 Peter 2. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon ay lalong sumasama ang muling kalagayan nila kaysa nung una. Pumayag kang maging luma eh. Tinutuksohan ng demonyo na mabuhay sa dating pagkatao, pumayag ka. Ayaw mo sundin yung bagong pagkatao ibinigay sa inyo. Kasi sabi ng Diyos, huhubarin niyo yung dating pagkatao.
Huwag kang susunod sa dating kaisipan mo, dating pagkatao mo. Ang susundin mo lang yung bagong pagkatao, utos lang ni Kristo. Magkikipaglaban ka ng pananampalataya, huwag kang papayag. Kasi magiging masama ka sa bandang uli. Sapagkat magaling pa sa kanila, ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ito'y tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Sa bandang huli, bumibitaw ka. Ganyan ang nangyayari. Sa huling panahon, maraming magsisitalikod sa pananampalataya. Ayaw na nila. Ang susundin nila, sarili nila. Mahuhulog sila, sarili nilang, tawag dito, yung pagtitiis. Ayaw na nila magtiis. Sabi sa 2 Peter 5:17. 2 Peter 3:17. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang bagay na ito'y magsipag-ingat kayo. Baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Wala na, ayaw mo na magtiyaga. Ito yung nangyari sa Israel nung araw eh. Hinihintay nila yung flowing of milk and honey. Lagi nilang kinukumistyon si Moses, asa na yung flowing of milk and honey? Di ba sabi mo, pag umalis kami ng Egypto, flowing of milk and honey? Asa na? Babalik na kami sa Egypto. Babalik na sila sa dating pagkatao. Kasi hindi nila maranasan yung pangako. Mararanasan mo ang pangako kung mananampalataya ka. And you have to suffer with Christ. Para makamit mo yung kaluwalhati, ang pangako. Ang pagpapala, buhay na walang hanggan, hindi pera. Hindi ano pa mambagay. Buhay na walang hanggan. At tayong mga dugha na may tinawag tayo para yumaman sa pananampalataya, hindi sa pera. Sabi sa James. James 2:5. Dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid. Hindi baga pinili ng Diyos ang mga dugha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian yung pinangako niya sa nagsisiibig sa kanya. So ang ibibigay ng Diyos sa atin, yung needs, yung mga pangangailangan natin. Hindi natin kailangan yumaman o maging dukha. Yun ang sabi ni David eh. Yun ang prayer ni David. Sinasabi niya sa 30. Proverbs 30:8-9. Ito sabi ni Solomon. Kasi si Solomon, napakatalino ng tao nito eh. Naranasan niya lahat eh. Naranasan niya yung siya yung pinakamayaman, pinakamatalino. Pero nagkaroon siya ng konklusyon sa kayamanan niya at katalinuhan niya. Ito sabi niya, ilagay mo sa akin ang walang kabuluhan at mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karelitaan o kayamanan man. Kasi nakakalimot si Solomon sa sobrang yaman eh. Sumamba siya sa Diyos-Diyosan eh. Nadala siya ng mga asawa niyang mga unbeliever. Kaya sabi niya rito, pagkain mo ako ng pagkain na kailangan ko. So hindi kailangan dito yung masasarap na pagkain. Nandun sa masasarap na pagkain ng delikado nga eh. Sa mga fast food. Nandun sa masasarap na pagkain, doon nagmumula ang pangkaraniwan sakit. Yung puro cake, puro ice cream, baboy, karne, puro high blood, tsaka diabetes, aabutin mo dyan. Pag hindi ka pa natutong mag-ingat din sa sarili, lalo na pag nag-iidad tayo, mag-ingat tayo sa kinakain natin. Huwag kang basta kain ang kain. Kasi kapag ang tao'y tumatanda, humihina ang metabolismo, ang immune system niya. Kaya yung konting kinain mo, may effect ka agad sa katawan mo. Kaya nung araw pa, pinagbawalan ng Diyos sa Israel ang baboy, alam na kakasama eh. Pero sa panahong ito, pwede nang kainin. Bakit? Meron ng pananaw. Huwag kang abusado. Meron kasing Kristiyano abusado eh. Huwag mo nakakapag-pray na siya, nalilinis yung kinain, tira pa rin, eh hindi. Sabi, mag-ingat eh. Pag-ingatan niyo yung inyong katawan, kayo ang templo ng banal na Espiritu. So, paano yung pag-iingatan ng katawan? Bago mo pakakainin na makakasama sa katawan. Napakaraming pagkain nakakasira sa katawan. Kaya kapag ikaw yung mayaman, mas mabuti pa nga talaga yung kukunti ng pera natin. Kasi na-experience ko rin yan eh. Kapag marami tayong pera, kung makakain tayo, ganun na lang eh. Bili tayo ng bili ng... Pero nakakasama sa atin, hindi natin alam.
Pero kapag wala kang pera, nakakabili ka lang ng kamote, mais, yun ang mahuhusay eh. Kamote, mais, tapos mga prutas. Konting ano lang, pero napakaganda ng mga sustansya, no? Ganun ang nangyayari eh. Para maituwid tayo ng Diyos sa isang bagay, aalisan ka ng pera. Para ma-divert ka doon. Ngayon, magiging lifestyle mo na ngayon yun. Kaya kahit dumating yung marami mong pera, kung sanay ka na sa lifestyle, puro good health na lang din ang natuto ka na kumain ng tamang pagkain. Kasi ang Diyos ang nagtutubid sa atin. Lahat ng nagaganap sa atin, may kinalaman ng Diyos. Kaya pag may naganap sa'yo, basahin mo. Ano ba dahilan ng Diyos? Ba't nangyari sa akin to? Marirealize mo yan as time goes by, matututo ka eh. Kasi nagtuturo ang Diyos sa buhay natin. Lahat ng bagay na gaganap sa atin, walang masama. Lahat ito, part ng buhay, para matuto tayo. Ito'y lahat pagtuturo para maging ganap tayong tunay na Kristiyano. Baka ako'y mabusog at magkaila ako sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y magindukha at magnakaw ako at gumamit ng kalapastangan sa pangalan ng aking Diyos. So, ganun ang nangyayari. Kaya na-realize ni Solomon eh. Na-realize niya, eh, biruin mo, pagkain ni Solomon, napakatindi. Puro pagkain, puro karne, baka, puro masasarap na pagkain. Napakatindi ng buhay ni Solomon. Talagang hari ito, pinagpala, pero kamontik na siyang mahulog. Katulad nga ni Lucifer, full of wisdom, perfect in beauty, napakayaman, nahulog. Kaya nga nandun ang kadelikaduhan eh. Kapag tayo dumadami pera, yumayaman, delikado ka. Kasi marakas ang tentasyon ni Satanas dyan eh. Siya may ari ng lahat ng kayamanan ng mundong ito eh. Kaya pangkaraniwan ang tumataligot sa pananampalataya, alam nyo, dumadami pa pera. Dumadami pa. Eh sabi ni Satanas yan eh. Kung ikaw susunod sa akin at sasambahin mo ko, nakikita mo yung lahat ng kaharian na yan, kayamanan, akin na yan. At ibibigay ko yan sa gusto kong pagbigyan, pero sumamba ka muna sa akin. Sundin mo muna ang patakaran ni Satanas. At ang patakaran ni Satanas, do what you want. Gawin mo ang gusto mo. Yun ang isang utos ni Lucifer eh. Do what thou will. Hindi katulad ng Diyos kasi may ipatutupad sa atin. At ang utos naman ng Diyos, deny yourself. Huwag mong gagawin ang gusto mo. Ang utos naman ni Lucifer, gawin mo yung gusto mo. Ang utos ng Diyos, huwag mong gagawin ang gusto mo, yung gusto mo. Ililigtas kita. You have to work out your own salvation. Hindi pwede rito yung gusto mo maligtas eh, gagawin mo ang gusto mo. Ay, hindi ka pwede maligtas. Nasa Philippians siya. Philippians 2:12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod. So take note, laging pagsunod. Yun ang bagong pagkatao eh. Lagi kang sumusunod. Pero sa huling araw, magiging matatamad na mga tao, maibigin sa salapi, maibigin sa sarili. Hindi mo na makikita sumasamba pag Linggo. Hindi na nga nag-iikap po. Bumabalik sila sa dating pagkatao. At kapag nahirati ka ng ganyan at napuno na mo ng puno, kakalusin ka na ng Diyos. Hindi ka na nagbubuong, aalisin ka na sa iglesia. Ang ititira lang ng Diyos, yung tunay na Kristiyano. Yung tunay na mananampalataya. Yung totoo, bakit? Yan ang prayer ko eh. Ay ko, Panginoon, ang gusto ko mga kasama sa iglesia sa habang buhay ko, yung tunay na Kristiyano lang. Lahat po ng hindi totoo sa palatiw, alisin mo. Kaya hindi nyo napapansin, may nawawala na, isa-isang nawawala. Hindi mga totoo eh. Kasi yun ang panalangin ko, dinidinig ng Diyos ang panalangin ng kanyang mga hiniram. Tatandaan nyo na magkasala ang Israel? Ipinamagitan ni Moses ang Israel, tumigil ang Diyos. Sabi ni Moses, kung hindi mo patatawarin ang lahat ng bayan ng Israel, alisin mo na pangalan ko sa aklat ng buhay. Ganun kamahal ni Moses ang bayan ng Diyos eh. Ang gusto ni Moses, puro totoo lang ang kasama. Kaya sabi niya, sige, malaman natin kung sino totoo sa inyo. Sino ang panig sa Diyos, pumanig sa akin. Hawakan niyo yung sundan niyo, yung itak niyo, patayin niyo inyong mga magulang at kapatid, patayin niyo silang sumamba sa Diyos-Diyosan. Ibig sabihin ng patayin mo, hindi mo naiibigin. Kasi sa Kristiyanismo, pag hindi mo iniibig ang kapatid mo, pinapatay mo. Kahit magulang at kapatid, hiwalay na kayo ng pananahiwalay kayo sa Espiritu. Ganun ang nangyari nung panahon na yun.
Kaya ito rin yung panahon na ngayon na tinitipon na yung tunay na Kristiyano, iniiwalay ang hindi totoo. Kaya makikita nyo lang sa iglesia, makikita nyo, wala na pala si ganun. O malalaman mo, binunod na. Sabi sa Matthew 15:13. Pag nakita mo sa Palatio Church, may nawawalan ganun, binunod na yun. Kasi ikaw ang magpapasya eh. Meron kang anointing eh, may Holy Spirit sa iyo eh. Hindi kailangan tao magturo sa iyo. Lumalabas na wala kang Espiritu Santo, kaya ka tumalikod, di humiwalay ka eh. Sabi sa Jude. Matthew 15:13, that of what sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan ay bubunutin niya. Sabi ng Jude, Jude 18:19, ito sabi niya, kung paano sinabi sa inyo magkakaroon ng mga manunuya sa huli panahon na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Ito yung manunuya. Lalakad ka ayon sa gusto mo. So napapasakop ka kay Satanas, yung gusto mo. Yung masamang pita lang ng laman ang gusto mo. Ang mga ito nagsisigawa ng paghihiwalay. Mga malalayaw na walang taglay na espiritu. Pag sinabing malayaw, tinan mo yung mga bata, pag malayaw, ayaw sumunod sa magulang. Malayaw eh. Ganon din tayo, yung malalayaw, ayaw sumunod sa Diyos. Yung gusto mo, ginagawa mo, humihiwalay ka na, wala kang taglay na Espiritu Santo. Kasi kung nasa iyo Espiritu Santo, mananatili ka hanggang wakas. Sabi sa Matthew 10:22. Kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan, dadampot ang magtitiis hanggang sa wakas, ang siya maliligtas. Si Lucifer ba nakatiis? Hindi. Si Judas ba nakatiis? Hindi. Si Balaam ba nakatiis? Hindi. Si Kore, si Dutan, si Abel nakatiis? Hindi. Yung iba natin mga kapatid, nakatiis ba? Hindi. Wala na sila ngayon pananampalataya sa aral ng apostol. Wala na sila doon sa iglesia ang itinayo ng apostol eh. Yan ang talagang nangyayari kahit sa labanan ng takbuhan. Yung mga marathon, makita mo, nagsimula, 3,000. Makita mo, mabibilang mo na yung nakakatapos sa finish line. Ganon din ngayon. Ganon din ang pananampalataya. Ang LCJ ministry nagsimula sa 1,000. CHCCP pa yan sa Baras. Charismatic Healing Community Center of the Philippines. Sakop ang buong Pilipinas hanggang sa pinalitan niya ng ligaya ni Cristo Jesus. Community Covenant Gospel. Hanggang sa pinalitan niya ng ligaya ni Kristo Jesus, Covenant Gospel na lang, wala ng community. Kaya, ang ginagawa ng Diyos, ini-establish niya. Ang ginawa ng Diyos, pinag-iwahiwalay eh. Bahala ang mga bishop sa bawat minister. Sino yung tunay na bishop? Sino yung tunay na Kristiyano? Yun ang sinasabi, sabi sa Sikaraye. Zechariah 13:7-9. Yun ang madalas i-preach ng Espiritu Santo sa atin eh. Strike the shepherd and the sheep scattered. Namatay si Brother Manny, ngayon na-divide ang iglesia. Katulad ng Israel, na-divide sa Huda at Israel. Lumabas doon na napakarami mga pinunong masasama. May lumabas din ang mga pinunong mabubuti. Kasi kailangan ilantad ng Diyos eh, ilabas eh. Gumising ka o tabak laban sa iyong pastor. At laban sa lalaki na aking kasama, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, saktan mo ang pastor at ang mga tupay mga ngalat. At aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliliit. So ipipihit ng Diyos ang kamay niya laban sa mga member ng iglesia. Kasi ang aasikasuhin niya yung mga pamunuan eh, yung mga pastor. At mangyayari na sa buong lupain, sa buong LCJ ministry, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi mahihiwalay. Ngunit ang ikatlo'y maiiwan. Kaya nga, pinagpala tayo ng Diyos eh. Naiwan eh. Tayo na lang ang nalalabing itinayo sa pamamagitan ng apostol at mga propeta na itinatag ng Panginoong Jesus na may otoridad ng pagkahirang. Kasi nananatili pa yung Secretary General eh. Yun ang itinalaga mamumuno ng Iglesia eh. Executive Secretary.
Kaya kahit siya ang pamalahan, makikita nyo, pag sinabing executive secretary, little president ang tawag doon. In the absence of the president, yung executive secretary ang pumapalit. Kaya yun. Kaya anong mangyari nga yung panahon na yun, talagang si, ano yun, sikreto ang pagkakaganap doon. Hindi inilantad yun ni Brother Manny. Sabi ng ni Brother Manny sa amin, hindi natin ito pwede sabihin sa iglesia. Mag-aaway-aaway ang iglesia. Kaya Larry, lahat na sasabihin ko sa'yo, i-execute mo. Kaya ang pagsunod ko kay Brother Manny lang. Lahat lang ng sinuutos ni Brother Manny, inuutos ko kay Elmo, kay Katrin. Eh nung mamatay na si Brother Manny, lumaking mga ulo na, wala na sa otoridad, nagkanya-kanya. Hindi, meron kang papapasok upang otoridad eh. Meron pang executive secretary na binigyan ng kapamahalaang mamuno eh. Ang nangyari, hindi nga eh. Nagkanya-kanya, Romans 10:3. Dahil sa hindi pagsunod sa katwiran ng Diyos, sinunod nila yung sariling katwiran, yung do what you want. O di nag-aari si Satanas, pag sinira mo ang aking iglesia, sisirain kita, sabi ng Diyos. Kaya tayo ngayon dumadaan sa bautismo sa apoy. Kaya madalas ko sabihin siya, huwag kayong magtaka bakit nangungunti tayo at dumadaan tayo sa mahirap na mga pagsubok. Patindi ng patindi. Bakit? Kukunin na yung totoo eh. Buhay na kukunin, hindi tayo mamamatay. Lahat ng tunay na Kristiyano sa palati, buhay na kukunin. Ito yung mga prophecy. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. At sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. At sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at aking silang didinggin. Kaya sabi ko nga sa inyo, dinidinig ng Diyos ang panalangin natin. Kasi matakot ka pag hindi na dinidinig ng Diyos ang panalangin mo. Wala ka ng connection sa Diyos. Kasi bilang pastor, namamagitan ka kasi sa tupa eh. Si Kristo ang mabuting pastor, namamagitan siya sa Ama, sa kanyang mga membro. Dinidinig ng Ama ang Panginoong Jesus, kinalulugda. Bakit? Sumusunod si Kristo sa lahat ng utos ng Ama. So ang kailangan gawin ng pastor o pinuno, sundin mo lahat ng kalooban ng Diyos. Para pag nanalangin ka sa Ama, dadaan yun kay Kristo, eh, hindi mapahihindian ng Ama ang anak eh. Sa pamamagitan ni Kristo, nakakadaan tayo papunta sa Ama. So hindi mapahihindian ng Ama. Sasabihin ng Panginoong Jesus, si Brother Larry, pastor ko yan, marami ng suffering dinaanan niya, Ama. Tingin mo panalangin niya. Dahil sa iyo, dinidinig ko panalangin niya. Kaya nananatili pa. Kasi yan ang prayer ko sa Diyos eh. Sabi ko, Panginoon, kung yung mga panalangin ko, hindi mo didinggin, eh buti pa, mamatay na lang ako. Useless na buhay ko. Kaya lang ako nabubuhay para sa iyo eh. Kaya lang ako nabubuhay, gusto ko maglingkod sa iyo dahil tinawag mo ko. Ang gusto ko lang, magpakabanal-banal, sumunod sa iyo. At isama mo sa akin yung puro totoo. Ayoko nang hindi totoo. Ang gusto ko yung totoong Kristiyano. Yung tunay na sumusunod kay Kristo hanggang wakas. Mananatiling tapat hanggang kahit dadalawa na lang kami o tatlo. Yan ang madalas kong sabihin sa mga anak ko. Me and my household, we will serve the Lord. Sabi ni Joshua. Maglilingkod tayo sa Panginoon. Kahit na usigin tayo nilang lahat, wala silang magagawa. Kakampi natin ng Diyos. If God is with us, who can be against us? Walang mananalo. At patuloy tayo magtatagumpay. Pero kailangan maging totoo ka. Suriin mo sarili mo. Tingnan mo. Ako ba talaga totoo ba ako o hindi? Kasi sinasabi sa Malakias eh. Narito, aking sinusugo ang aking sugo. At siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. Kaya nga, inihanda na ni Brother Manny ang dadaanan natin eh. Tinapos na yung precepts of the Apostles' Creed eh. Inilantad ang lahat ng dekreto. Kaya nagsugo ng mga obispo at narito ngayon ako na isinugo ni Brother, inihahanda ko rin kayong mabuti. Kung paano ako inihahanda ng Diyos, gunong ko din kayo niya at ang paghahanda ngayon. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, yun ang future mo. So kung hindi ka magiging totoo ngayon, hindi ka rin magiging totoo sa future. Kaya nga, pinahahanda tayo ng Diyos, maging totoo na talaga tayo. At ang pagpapakatotoo, dadaan ka sa bautismo sa apoy. Napakahirap ng dadaanan natin, mga kapatid. Kung paano ako tagalagang dumadaan sa hirap, ganun din kayo. Dadaan ang lahat ng tunay sa hirap. Si Kristo ay tunay na isinugo na dumaan sa hirap. Ang mga apostol isinugo na dumaan sa hirap. Inuusik talagang lubos, inaaway ng sanlibutan. Pero nagtagumpay. Nagtagumpay tayo. Nagtagumpay ako eh. Nagtagumpay. So, tagumpay tayo lahat.
Narito aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo, at ang sugo ng tipa na inyong kinaliligayahan, narito siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit sino makakatahan sa araw ng kanyang pagparito? Sino yung makakatagal? Tayo! May totoong Kristiyano sa LCJ. May remnants na tunay. At pagka siya'y pakikita sapagkat siya'y parang apoy na magdadalisay at parang sabon na tagapagpaputi. Kaya nga, dadaan sa bautismo sa apoy tayo. Titignan sa atin kung sino talaga totoo. At siya'y mauupong gaya ng mangingintab at magdadalisay ng pilak at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi. Sino ba'y sumama kay Moses nung sumamba sa Diyos-Diyosan ng Israel? Ang angka ni Levi. O ganun din ngayon, yung angka ni Levi, yun ang mga priesthood. Yun ang naglilingkod na tunay sa Diyos. Tayo ang angka ni Levi. Sino ba si Moses? Si Brother Manny. Siya yung isinugo na ating sasamahan. Siya ang ating kakampihan. Susunod tayo sa lahat ng utos niya. Dahil utos yun ni Kristo. Ganun din ang inuutos ko sa inyo. Utos ni Kristo, utos ni Brother Manny. At kanyang pakikinising parang gitot pilak at sila'y maghahandog sa Panginoon ng handog sa katuwiran. Pag hindi ka papasakop sa apostol at hindi ka susunod sa kautusan, mawawasa ka, sabi. Mawawasa ka, mawawala ka sa iglesia. Sabi ng Acts 3:22, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Lahat ng hindi tatanggap kay Brother Manny, lahat ng lalaban kay Brother Manny, wawasakin. Kita niyo naman lahat ng lumaban sa kanya na wasak. Yung buong baras, buti mayroong remnants doon si Sandy, kamunting pang mawala, buti nagpapatuloy pa. Yung buong Santo Tomas, lumaban niya sa otoridad. Pagkatapos ng Malabi naman kami, may lumaban din sa otoridad na ibinigay sa akin. So hindi niya, wawa sa akin eh. So kung hindi tayo magpapatuloy sa pananampalataya talaga, makakasama kang wawa sa akin. At ang kapayapaan ng Diyos, hindi mo mararanasan. Psalm 144:15. Maginhawa ang bayan na nasa gayong kalagayan, maginhawa ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Blessed are the nations whose God is the Lord. Mapalad. Mapalad tayo na kung ang talagang Diyos natin ay sinusunod natin. Mapalad tayo kung napapasakop talaga tayo sa otoridad. Kasi ang otoridad ang importante, yung pagkakasugo. Kasi kung hindi, useless ang buong iglesia. Sabi sa Psalm 127. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Kung makakakita man kayo ng maraming born again sa paligid, ang sisipag, ang gagaling talaga, ang uhusay, eh hindi naman itinayo ng Diyos yun, useless yung paglilingkod nila. Ang kinukuha lang ng Diyos na paglilingkod, yung itinayo niyang bahay. At ang bahay na itinayo niya, founded through apostles and the prophets. Yun ang bahay ng Diyos eh. Yun ang iglesia. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhan gumigising ang bantay. So useless. Walang kabuluhan sa inyo na kayo magsibangong maaga at magpahingang tanghali at magsikain ng tinapay ng kapagalan sapagkat bibigyan niyang gayo ng pagkatulog ang kanyang minamahal. So bibigyan tayo ng tunay na kapayapaan. Yung tunay ng mga anak ng Diyos na iniibig ang daan ng Diyos, yun na nga ililigtas ng Diyos. Sabi sa Matthew 7. Kaya itong panahong ito, matagal nang ipinipreach ng Espiritu Santo, bautismo sa apoy. Na ibabautismo tayo sa apoy. Matthew 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ang papasok sa kaharian ng sangkalangitan, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. So sabi ng Diyos, pag hindi mo tinanggap ang isinugo ko, hindi mo ko tinanggap.
Pag hindi nyo tinanggap ang sugo, hindi nyo ako tinatanggap. Kaya napakahalaga ng mga pagkakasugo. Pag hindi nila tinanggap si Brother Manny, ano nangyari? Nawasak sila. Yun ang sabi, magtatayo ng isang propeta sa kalagitnaan at ang ipapasa, wawasahin eh. Hindi nila ako tinanggap, nawasak sila. Kasi ang importante, tanggapin mo yung pagkakasugo. At tayo lahat isinugo. So mananatili ang Diyos sa atin doon lang sa mga isinugo. At mananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. At yun ang ating galigayahan. Amen. Tunay ba kayong nananampalataya? Bakit hindi kayo sumusunod sa aking salita at masigit ninyong inuuna ang inyong mga sarili? At hanggang ngayon, hindi ninyo suot ang bagong niyong damit. Muli, pinapaalala ko sa inyo, malapit na akong dumating. Baka nakakalimot kayo at masyado kayong abala sa sanlibutan. Laganap ang kasamaan. Ang hinihintay ko lamang sa inyo ay lumakad kayo sa kabanalan. Magagawa niyo ito kung kayo'y patuloy na lalakad sa aking salita na walang alinlangan. Hubarin ninyo ang inyong lumang pagkatao upang kayo makasunod sa akin. Sunay niyo ang aking pag-ibig sa oras na ito. Mga anak, maingat kayo sa inyong paglilingkod, sa inyong mga pangako. Panatilihin ninyong pag-ibig upang magawa ninyo ang lahat at maging tapat kayo. Good morning mga kapatid. Alam nyo, naghihinayang ako eh. Doon sa ibang hindi sumasamba. Kasi, no worship, no rain. Dito sa pagsamba, nagbibigay ang Diyos ng pagpapala. Priceless. Hindi mo kayang bayaran. Yung nararamdaman ng iyong espiritu at kaluluwa, at yung nararamdaman ng katawan mo, yung ministering ng Holy Spirit, priceless yun. Pero yung iba, sinasadya, hindi sumasamba. Yan ang katungkulan natin, mga kapatid. Ang buong katungkulan ng tao, sambahin ng Diyos. Pero dahil luma pa ang pagkatao nila, hindi nila magawa ang kalooban ng Diyos. Ang maliligtas lang sa iglesia at buhay na kukunin, yung bagong nila lang, yung tunay na Kristiyano. So check yourselves. Baka mamaya hindi ka patotoo. Maiiwan ka sa rapture. Hindi mo rin naman makikita, hindi ka naman makakahabol. Sana kung may sasakyan mo, pwede kong mahabol eh, no? With a twinkling of an eye. Twinkling of an eye lang yun. Babaguhin ang katawan natin, hindi tayo mamamatay. Yun ang ating pag-asa at pananampalataya. Yung may pag-asa at pananampalataya ito, nagpapakabanal. Sinisigurado niya sa sarili niya, banal siya, nasusunod niya lahat ng kalooban ng Diyos. Eto, merong pagsubok na darating sa inyo. Di ba ang date ngayon, 13? Bitin niyan sa 15 sa sweldo. Plus 7, 20. Sobra naman sa 15. Dito niyo malalaman kung tapat kayo, kung magnanakaw ka pa ba o hindi. Ito yung determinasyon ng pananampalataya eh. Patutunayan mo sa sarili mo, totoo ka, tapat ka. Kasi kami, nagkaroon kami ng pagbabago ng ano eh, ng style ng living eh. Healthy living na kami ngayon. Nagpalit na kami. Mula nung magkasakit si baby, nakita ko, merong mensahe ang Panginoon sa amin. Kailangan kong gawin ang mensahe. E nagbayad kami ng 33.3. Binuksan ko yung Jeremiah 33.3. Magpapakita sa akin ng Panginoon ng bagay na hindi ko naunawa. Ipaunawa niya. Healthy living. Kasi pag umidad ka na ng 40 pataas, yung kinakain mo na papatay sa'yo. Eh, katawan yan eh. Kung ano ini-insert mo dyan, maapektuhan ng katawan. Yung kaluluwa, okay, espiritu, walang problema eh. Eh, yung katawan mo, nasa katawan ka. Pag hindi mabuti, pagsunod mo sa kalooban na at hindi mo pinag-ingatan ng katawang yan, magkakasakit yan. Walang kakwenta-kwentang mabuhay kung ang katawan mo may sakit. Walang kakwenta-kwentang ang dami mong pera, may sakit ka. Walang kakwenta-kwentang mabuhay ang may sakit. Kaya yung pagpapala ng Diyos siya, walang sakit eh. At magaganap lang yun kung hindi tayo gumagawa ng kasalanan. We are free from the law of sin and death. Nagkakaroon tayo ng sakit dahil sa kasalanan. At kung patuloy at patuloy ka nagkakasala, intentional. Kapag intentional ang kasalanan, mawalang hain para sa iyo. Kapag lumaki ang kasalanan, mauwi ito sa kamatayan.
pag napuno ng napuno ang kasalanan mo, palatayasin ka na ng Diyos. Tinan mo si Judas, pakuha-kuha lang siya ng pera sa supot. Pero dumating na yung time, kakalusin na siya ng Diyos. Tapos nag-gradya, hindi siya nagbabago eh. Lagi siya nagnanakaw ng ikapot hando. Kumukuha siya ng pera doon sa supot. Eh hanggang kailan ba tayo gano'n na magnanakaw? Sabi ng Bible, yung magnanakaw, huwag na magnakaw. Baka mamaya ibenta mo na si Kristo ng 30 pirasong pila katulad ni Judas. Yung ayaw sumamba, paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos, ayaw mo sambahin? Dapat pag Sunday worship, nasasabik ka eh. Gustong-gusto mong parangalan ng Diyos kasi nagpapahiwatig ang Diyos ng ano, ng presensya ng sikay na glory. Yan ang lagi kong hinihingi sa Diyos na kapag sumasamba tayo, yung sikay na glory maranasan natin. Kasi priceless yun eh. Pag ikabod ang isang iglesia, walang Holy Spirit yun. Pero ang iglesia ito, puspos ng Holy Spirit. Mararamdaman nyo sa pagsamba natin. Lalo na pag dumating dyan sa and then my dead and so ano ba yung word na yun? Mararamdaman mo, pipikapin ka ng Holy Spirit. Nararamdaman yun. Pipikapin ka, tataas ngayon yung spirit mo. Aawit ka ngayon ng buong espiritu, buong kaluluwa, buong kalakasan. Tapos ipapadama ng Diyos yung Espiritu Santo. Nararanasan yun eh. Kaya pag dumatanding doon sa nangyay, gustong-gusto ko yun, yung fortune na yun. Gustong-gusto ko yun. Pagdating doon, mararamdaman ko na yung Holy Spirit. Mararanasan mo, priceless. Hindi kaya, ano gustong-gusto mo sa buhay? Yun ang gustong-gusto ko eh. Nararanasan mo yung kapayapaan, kagalakan sa puso ko. Na hindi kayang bayaran, hindi ko ipagbibili yun. Kahit ilang bilyong dolyares o KD o Kuwait dinar, hindi ko ipagbibili yun. Napakasarap ng feeling. Yung iba ina-absin na ng worship, wala kang revelation, wala kang Holy Spirit, wala kang anointing. Kasi hindi ka kailangan turuan ng tao, ang Espiritu Santo magtuturo sa iyo. Uunyukan ka ng Diyos na sambahin mo siya. Kasi yun ang ginagawa ng Panginoong Jesus eh. Pag umaawit ang kanyang iglesia, nandyan ang Panginoong Jesus at ang laksa-laksang mga anghel sumasamba sa Ama. Sa gitna ng kapag, dalawa lang o tatlo ha, yung totoong Kristiyano, nandun na si Kristo. Eh sobra pa tayo eh. Kaya tayo, meron tayong relasyon sa Diyos na hindi kayang galawin ng kahit sino. Yung tunay na Kristiyano sa LCJ Palati, buhay tayo kukunin, tandaan nyo. At naghahanap ang Diyos na those who tremble at His word. Yung tunay na natatakot sa Diyos. Hinahanap ng Diyos yun. Pag natagpuan niya yun, yun ang inaalagaan niyang lubos, yung tunay na Kristiyano. Kaya tanungin mo sarili mo, tunay na ba ako? Ang pagkakristiyano ko ba tunay? Lahat ba ng tinatanggap ko sa Panginoon, ipinagkakaloob ko sa Panginoon? Tinatangkili ko ba ng aking mga tinatanggapan Diyos? Nagagawa ba natin ang Genesis 28:22? Babasahin ko sa inyo ito ha. Kapag ikaw lahi ni Jacob, ikaw ang Israel. Ang ibig sabihin ng Israel, God will rule. Kasi yung Jacob, supplanter yun eh. Masyadong matalas, maganyo, matalino. Supplanter nga, gusto niyang agawin ka agad yung pagka elder ni ano ni Esau eh. Matalino to, pero nung makipaglaban siya sa Diyos, nakipagbunok, nagtagumpay siya. Tinawag na siyang Israel. Sabi sa kanya, your name shall be called Israel. God will rule. Born again na ba talaga tayo? O si Jacob ka pa rin? Si Israel ka na ba? God will rule na ba? Ang Diyos na ba ang mag-aari? Word of God na ba ang mag-aari? Babasahin ko sa inyo. Ito, simpleng bagay. Si Judas ka pa ba? O hindi na? Babasahin ko ha. At ang batong ito, na aking itinayo ng pinakaalaala, ay magiging bahay ng Diyos at sa lahat ng ibibigay mo sa akin. Kaya may utos dun eh, buong-buo eh. Buong-buo mo. Pero ilan sa atin yung ano, salbahe pa? Ilan sa atin yung hindi pa totoo, yung niloloko mo pa sarili mo? Ilan pa sa atin yung hindi tapat talaga? Pinipilit mong bawasan, ayaw mo sumunod sa Word of God. Gusto mo sundin yung sarili mo. Manunuya ka ng huling araw. Yung pita mo, gusto mo.
ay walang pagsala. Superlative degree, ah. Walang pagsala. Never. Ang ikasampung bahagi, ibibigay ko sa iyo. Subukan niyo ko sa bagay na ito, sabi ng Diyos, kundi busa mo kayo ng pagpapala. Meron sa atin, hindi naniniwala sa word of God. Maniwala ka. Sumampalataya ka sa Diyos, magpapakita siya ng magandang bagay sa iyo. Jeremiah 33:3. Tumawag ka sa akin, at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nalalaman. Noong una, hindi ko masyadong pinapansin eh. Kasi nandun yung faith ko sa Word of God eh. Walang mangyayari sa akin masama. Eh kaso meron tayong katawang nanihina eh. Kaya sabi ng Diyos, alagaan ninyo yung inyong katawan, templong ng banal na espiritu. So pag inalagaan mo yan, hindi mo pakakainin yan na makakasama sa katawan. Pero tayo eh, ano, reckless driver. Reckless driver tayo, tira tayo ng tira. Hindi tayo nag-iingat sa katawan. Bagamat nilinis na ng Diyos ang lahat ng pagkain, may katawan pa rin tatamaan doon. Pag sumobra ka sa kolesterol, sumobra sa matamis sa alat, magkaka-diabetes ka, maka-high blood ka. Naku eh, magkaka-connection yung internal organ dyan eh. Unti-unti ka magkakasakit. Dahil sa hindi mo pagsunod sa will of God. Yun ang nakita ko eh. Kailangan gumawa pa ang Diyos sa atin ng gastos. Ibedridden ka, magkagastos ka, para makita mo ang dapat mong makita. Sa'yo nga sabi sa akin ni Brother Manny, inilugmok ako ng Diyos, binedridden, nung pala meron sasabihin sa akin. So, kailangan ka pang ibedridden para marinig mo tinig ng Diyos eh. We love God yun eh. Kasi gusto magsalita ng Diyos sa atin, eh hindi ka makakausap pag malakas ka eh. Kailangan pahinahin ka, ilugmok ka, katulad ni Jacob. Kung hindi pa siya binalian ng paa at pinahina, hindi niya makinilala na ang Diyos pala dapat kong anuhin, batayan. Diyos lang pala ang gusto ko dapat, kaya sabi ng Diyos, nagtagumpay ka, Israel ka na ngayon. God will rule. So yun ang tanong eh, nagahari na ba talaga ang Diyos sa atin? Totoo ka na ba? Alam niyo ha, yung tatamaan sa inyo, huwag kayo magagalit. Ang prayer ko talaga, ayoko ng kasamang peke. Ayoko ng kasamang balat kayo, ayoko ng kasamang hipokrito. Ang ipinagpe-pray ko lang sa Lord, Lord, ang gusto kong kasama yung mga anak mo lang, ha? Yung tunay na anak ng Diyos. Ayoko ng kasamang anak ng Diablo. Ang gusto ko yung totoong Kristiyano. Kasi alam ko, totoo ako. Totoo ako dahil sinisiyasat ko lagi sarili ko. Galatians 6. Pag nasiyasat mo, papurihan mo sarili mo, sabi. Ngunit, Galatians 6:4, ngunit siyasatin ang bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayon, magkaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang. So yung kapurihan gagawin mo, sa iyong sarili lang, hindi sa iba, ha? At huwag kang magkukumpare. Huwag mo ikumpare ang sarili mo kay Manuel o kahit kanino. Kahangalan niyong magkumpare. Kasi we are a very unique person. Bawat isa sa atin ay kakaiba. Tingnan nyo ang mata, walang magkakamuka. Eye fingerprinting. Yung fingerprint, walang magkakamuka. Doon pa lang, very unique na eh. Kaya hindi ka pwedeng mag-compare na si ganun, hindi. The wholeness of God is in you. Nung isilang ka ng baby, you are perfect. Ang kabuuan ng pagkatao mo, iyon. Wala na idadagdag, ibabawas doon. Perfect na perfect ka. Kaya ang baby, ligtas yan eh. Kaya gusto ng Diyos, maging bata tayo. We are perfect when we are a child. Pag tumatanda na kasi, gumagana na yung pagkaisip eh, yung dating pagkatao. So, kailangan hubarin ang dating pagkatao, magbihis ng bagong pagkatao, Word of God. Ibihis nyo si Kristo, ang Word of God. Kaya kung hindi Word of God, hindi ka makakasama sa rapture. Hindi ka pabago eh. Eh, kailan ka magbabago? Kapag nag-rapture na, hindi mo rin naman makikita eh. Kasi ang makikita mo lang si Kristo at ang mga kasamahan mong na-rapture. Pag hindi ka na-rapture, maiiwan ka lang dito. Magmumukhang tanga ka. So para hindi ka magmukhang tanga, ngayon pala, magpakatalino ka na. Go to the wise, you shall be wise. Go to the fool, you shall be fool. So ang gagawin mo, susundin mo lahat ng kalooban ng Diyos, matakot ka sa Diyos. Ecclesiastes 12:10.
Ecclesiastes 12. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Tapos na dekreto ng apostol. Lahat narinig, lahat nagawa na dekreto. Sabi nga ni Brother Manny, ba't kaya ako pinagpapadali ng Panginoon? Ay kung bakit ba? Bishop ka. Ay kung bakit ako bishop? Teacher nga lang ako, hindi ako pastor eh. Bishop ka. Hindi ko malaman ba't ako pinagmamadali ng Panginoon. Sinabi ko na kay Saldi, sinabi ko kay Manuel, kay Olbiga, kay Alex, mag-iika po sila sa'yo. Ay ko, sigurado ba kayo dyan, Brother Manny? Ayoko niyan eh. Eh, nihirang ka eh. Hindi ka makakatanggi. Ay ko, eh, pag Diyos lang ang magsasabi sa akin, okay sa akin, walang problema. Itatalaga ko buhay ko pagkalooban ng Diyos. Sabi niya, nung pala, mamamatay si Brother Manny. Kaya tinapos niya lahat na tungkulin dapat tapusin, sinabi na niya sa akin, hindi na ako na i-anoint dun eh, mamamatay na eh. Sinabi lang niya, katulad ni David, sinabi niya kay Solomon, hari ka. Nathan, i-anoint mo siya, ibigay mo rin, sakbatan mo siya ng balabal na isang hari, pasakayin mo sa mall ang kabayo ko. Siya'y hari. Sinasabi yun eh. Tapos nung pala, ganun pala ang mangyayari. Strike the shepherd and the sheep scattered. Mawawasak pala tong iglesia to at magkahiwa-hiwalay. Katulad ng Israel, nahati sa Huda. Ngayon, maraming lumabas na masamang hari, masamang pastor sa Huda. Maraming mga pastor na masama sa Israel. So ang kinikilala ng Diyos, mabubuti pastor sa kanyang iglesia. Hindi, tingnan niyo mabuti na, sino ba nakalaban ni Kristo? Di ba mga pastor na walang kakwenta-kwenta? Di ba pariseo na nagsasabi sila ang tunay na sugo ng Diyos sa kanilang iglesia? Ay sino ba nakalaban mo sa iglesia? Di ba pariseo? Di ba masasamang pastor? Kasi pag mabuti kang pastor, makakalaban mo masamang pastor. Ipagtatanggol mo ang bayan ng Diyos sa masamang pastor. Ang sasamang, ano yun, 31, saka 28. Na-preach ko na dito yun. So nakikita ko na kung ano plano ng Diyos sa akin. Kasi may plano sa bawat isa sa atin. Ano kalooban ng Diyos sa iyo? Alam mo na ba kung ano gagawin mo? Alam mo ba kung ano kalooban ng Diyos sa iyo? Ano yung kaloob na binigay sa iyo? Sigurado hindi ka apostol, may apostol na eh. Kung ikaw babae, sigurado hindi ka pastor, walang pastor eh. Kung propeta ka, nabubuhay ka ba sa kabanalan? Ang mga salita't gawa mo ba nasa kabanalan? Kung ikaw ay deacons, nagagampanan mo na ang tungkulin ng deacons, deacones? Pag ikaw music minister, nagagampanan mo ba talaga ang pag-awit sa Panginoon? Naitalaga mo ba ang sarili mo? Kung ikaw guro, nakapagtuturo ka ba? Kung nasa ministry of health ka, tumutulong ka ba? Kung ikaw ay ordinaryong member na iglesia, nagpapakabanal-banal ka ba? Sinusunod mo ba lahat ng dekreto ng Panginoong Jesus na ibinigay sa apostol? Kasi dapat makita natin ito eh. May hinihingi ang Diyos sa atin eh, matakot sa Kanya. Basahin ko sa inyo ha, Deuteronomy 10:12. Kailan ka pa matatakot sa Diyos? Pag nasa impyerno ka na, pangangalit ng ngipin yun eh. Pangangalit nga ba? Yung para ka nakasyabu. Pag nakita nyo nakasyabu, dumidilat yung mata, tapos gumaganon yung panga. Ano ba tawag doon? Pangangalit ng ngipin ba? Pangangalit ng ngipin, di ba? Yun ang nasa impyerno. Ay, mga nagsasyabu, talaga kandidato pang impyerno. Kasi manghihinayang ka eh. Di ba pag nagagalit ka, nanginis ka, gumaganon yung ano mo, panga mo? Ganon. Eh, kailan ka pa matatakot? Dapat ngayon na. Habang buhay ka pa, ba't ka binubuhay? Binibigyan ka ng chance na magsisi. Masunod mo lahat ng kalooban ng Diyos, kaya nga buhay ka pa eh. Para mabuhay ka kay Kristo. Eh, ba't nagkristyano ka pa? Luke 6:46. Sabi ni Panginoon Jesus, bakit tinatawag niyo kong Panginoon, Panginoon? Hindi naman kayo sumusunod sa sinasabi ko. Makikilala ang puno sa kanyang bunga. Magbubunga ba ng mabuti ang masama? Magbubuti ba ng masama ang mabuti? Hindi. Mula sa kanyang puso, kukuha siya ng kasamaan kung siya'y masama. Mula sa kanyang puso, kukuha siya ng mabuti kung siya'y mabuti. You have to choose, bago nila lang o dati. Kasi yung dating nila lang, dating puno yun eh. Puro masama yun. Yung bagong nila, bago yun. Bagong pagkata, puro bago yun. Puro Word of God yun. Puro kabanalan yun. At ngayon, Israel, o Israel na sinasabi, hindi Jehovah. At ngayon, Israel, born again na tayo, Israel na tayo. God will rule.
Maghahari na ang Diyos sa atin, payag ka ba? Kasi hinihingi ng Diyos ang desisyon, payag ka ba? Ako maghahari sa iyo? Susundin mo ako, payag ka ba? E tanga ka pa, hindi ka pumayag. E ba't nag-born again ka pa? Ba't nag-Kristyano ka pa? Hindi ka pa nasusunod? Di sana nung una pa, hindi ka pumayag? Napakahangal, napakatanga ng Kristyanong nag-Kristyanong hindi susunod kay Kristo. Napakatanga. Kaya ang pupunta sa impyerno, mga tanga. Bakit? Eh, hindi niya naintindihan ang will of God. Sabi sa Ephesians 5:17, huwag kayong tanga. Aliman ninyo ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay ang inyong pagpapakabanal. Ang pagsunod kay Kristo. Ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos at lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos na ang buong puso mo, ng buong kanuluwa mo. Kasi yung katawan, susunod lang yan eh. Pag nagdesisyon ka na ng buong puso mo o buong buhay mo, buong kanuluwa mo, buong isip mo, buong damdamin mo, buong kalooban mo, susunod yung katawan. Kasi yung katawan, sumusunod lang yan sa kabanalan o kasamaan. Kapag masama pa ang espiritu at kaluluwa mo, ang katawan susunod sa kasamaan. Kaya kailangan ma-born again para makasunod ang katawan sa espiritu at kaluluwa na naging bagong nilalang. Hindi mahirap intindihin eh. Lahat ng aking mga daan, lahat ng dekreto ng apostol, kaya nga, ginawang precepts na eh. Ginawa ng imperatives. Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi sundin. Kung ikaw ay Kristiyano, hindi pwedeng hindi mo sundin yun. Mamamatay ka, mabubuhay ka, susundin mo yun. Kasi imperative yun. You are duty bound. Ikaw ay natatali sa isang kautosang kalooban ng Diyos. Bagamat tayo binili ni Kristo, wala na tayo dapat karapatan sa sarili natin. Nabili ka na eh. Kasi ang mga tao, pag nabili, naalipin na. Pero sabi ng Diyos, bagamat alipin ko kayo, hindi ko kayo ibibilang na alipin. Kasi yung alipin, hindi niya alam ang gusto ng kanyang amo. Kaibigan, sasabihin ko sa inyo kung ano gusto ko. Kaya nakakausap natin ng Diyos eh, through the Word of God, by the revelation of the Holy Spirit. Kaya yung walang revelation ng Holy Spirit, hindi ka makakasunod sa Diyos. Hindi mo kayang ibigin ng Diyos. Kasi ang pag-ibig sa Diyos, pagsunod sa utos, eh hindi ka sumusunod, eh hindi mo iniibig, hindi ka natatakot. Yun nga ang hinihingi. Sabi ng Joshua 24:14, ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran niyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan. Totoo ka dapat. Tapat ka talaga. Nasa Proverbs 28:20. Yung tapat na tao, sasagana sa pagpapala. Spiritually, physically, materially. Yan ang pagpapala eh. Buo. At pakaingatan ng inyong buong espiritu, kaluluwa at katawang banal sa pagbaba ng Panginoong Jesus. At sa katotohanan, at inyong alisin ang mga Diyos ng mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dahuro ng ilog at Ehipto at sa inyong at inyong paglingkuran ng Panginoon, wala na dapat Diyos-Diyosan o yung ipinapalit mo sa Word of God. Ipinapalit mo pa eh. Halimbawa, practical, simple, worship. Nung una, nakita ko, nagbabago ang iglesia. Talagang dumarating ang mga tao before them. Eh, ayaw mong nagiging Diyos-Diyosan mo pa sarili mo, susundin mo yung sarili mo. Ang tawag doon, manunuya. Sa huling araw, sabi sa 1 Peter. Na maalaman muna ito na sa huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kani-kanilang masasamang pita. Ano daw yung manunuya? Lumalakad sa kanilang masasamang pita, yung gusto nila. Ano pa definition ng ano, ng tunay na manunuya? Kapag ikaw yung gusto mo, hindi Word of God, manunuya ka. Ano gagawin ng manunuya? Jude 18:19.
kung paanong sinabi sa inyo magkakaroon ng mga manunuya sa huling panahon na magsisilangat ayon sa kani-kanilang masasamang pita. O ito daw yung mga manunuya, ang definition 19. Ang mga ito ang magsisigawa ng paghihiwalay. Bibitaw ka na sa pananampalataya, aalis ka sa iglesia. Wala ka ng ganang sumamba, wala kang ganang mag-ikapu. Wala ka ng ganang sumunod sa Diyos. Wala na Espiritu Santo sa iyo. Ito yung mga paghihiwalay, malalayaw. Walang sinusunod kundi siya, malayaw na eh. Walang kinatatakutang magulang. Di ba yung bata pag malayaw, gagawin niya ang gusto niya? Walang siya kinatatakutang magulang. Ganon din ang malalayaw ng Kristiyano, walang kinakatakutang magulang. Hindi siya natatakot sa Diyos. Hindi siya natatakot kay Kristo. Wala siyang kinatatakutan na walang taglay na Espiritu Santo. So alam natin yun, walang taglay na Espiritu Santo. 2 Timothy 3. Sino yung mga yun? Dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. So ang gusto mo, sarili mo, manunuya ka. Yung pita ng laman mo gusto mo, maibigin sa salapi. Alam naman natin na love of the money is the root of all evil. You cannot serve two masters. Hindi ka maglilingkod sa kayamanan o sa Diyos, pipili ka. Kapag pera pinili mo, hindi sa iyo pera mo. Huwag kang sumamba, sa iyo na yan, huwag kang mag-ikapo. Gawin mo gusto mo, bilhin mo gusto mong bilhin. Pero pag Diyos na ang pinili mo, lahat ng kalooban ng Diyos gagawin mo. Natutuwa kang maagaw ang mga pag-aari mo. Hebrews 10. Sapagkat kayo'y nahahabag sa mga tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Palibhasa'y inyong nalalaman mayroon kayo sa inyong sarili na isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Kasi mas matindi yung sa langit eh. Ang mamanahin mo, langit at lupa nga eh. Yung bahay na ginto nga, may kwarto ka nga doon, ano mo'y pera mo dito sa lupa. Yun ang magpapakilala kung mukhang pera ka o si Judas ka pa. Yung perang hawak mo ang magpapakilala sa iyo kung sino ka. Kung ano ginagawa mo. Hindi ka nahihiya sa iyong sarili? Nag-Kristiyano ka, tapos ganyan ka? Kung pwede lang ako magbunot ng dapat bunutin, bubunutin ko hindi totoong nakikita ko. Kasi nababatay lang ako sa nakikita ko eh. Kaya hindi ako makabunot. Kasi baka mamaya totoong Kristiyano yun. Luke 6:46. Umpisahan natin sa 43 ah. Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama. At wala rin namang masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Sapagkat bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Kaya nakikilala ko kayo sa bunga nyo. Ano ba ginagawa nyo? Eh pag nakikita ka na hindi nagwa-worship, hindi ako maniniwala sa iyo. Pag hindi ka nag-iiga po, hindi ako maniniwala sa iyo. Sino lolokohin mo? Sarili mo, ako hindi. Bumabatay ako sa bunga, sa nakikita ko. Sapagkat ang mga tao ay di makakapagpaputi ng igo sa mga dawag at di nakakapagpaputi ng uba sa mga tinitnikan. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. At ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan. Sapagkat sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang kanyang bibig. At bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang bagay na aking sinasabi? Yun ang sabi ng Panginoong Jesus. Bakit ka nag-Kristiyano? Panginoon, bakit hindi ka naman sumusunod sa akin? Matthew 7. Panginoon, ha? Tignan natin. Kasi aharap ka isang araw sa Diyos eh. Ikaw ba'y tatanggapin o palalayasin? May chance pa nga eh. Buhay ka pa eh. May pag-asa ka pa magsisi. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala nyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit.
Ano ba yung kalooban ng Ama? 1 Peter 1:16. Sapagkat nasusulat, it is written, kayo'y magpapakabanal sapagkat ako'y banal. You shall be holy for I am holy. Yun yung maliwanag. O ikaw ba'y nagpapakabanal? Romans 7:12. Ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Sinusunod mo ba'y utos? Ikaw ba, patay na sa iyong dating pagkatao, bagong nilalang ka na ba? Ang buhay mo ba nakalakip kay Kristo o hindi pa? Kasi kailangan sabutin mo eh. Minsan lang tayo mabubuhay. Walang karma, walang reincarnation, walang Hinduism. Kalokohan yun. Ang pinaniniwalaan niya, the yin yang. The feminine and the masculine power of the earth. The yin yang. Yung yin, babae. Yung yang, lalaki. Magkapagpo-produce daw ng power kapag babae at lalaki. Yan din ang pinaniniwalaan ng Freemason. Magkakaisa si lahat. Hinduism, Freemason, Illuminati, lahat sila. The yin yang. The power of the cosmos, the power of the universe. You must be one with the universe. Not with God, with the universe. Yun ang universe nila, God. They want to be God. They are God. They are gods of this world. At ibinigay na sa masasama ang mundong ito. Sabi sa Job 6:8 yata yun. Basta nasa Job yun. Naibigay na sa masasama ang mundong ito. At ang hari ng sanlibutan ito, si Satanas. 2 Corinthians 4:4 na binulag ang mata nang hindi sumasampalataya. At tanong, ikaw ba'y sumasampalataya na? Oo. Eh di hindi binulag ang mata mo. Eh bakit hindi ka pa rin sumusunod? Eh di bulag ka. Hayaan sila, sabi. Matthew 15:14. Pabayaan nyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umaakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Alam nyo ba na ang Diyos nanonood lang? Ako din nanonood lang. Kasi hindi, wala naman akong karapatan kayo pilitin o puwersahin. Ang ibinigay lang sa amin, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. So ang katungkulan ko, turuan kayo. Ang una kong tuturuan sarili ko, ay sigurado na ako sa sarili ko eh. Kayo ba sigurado sa sarili nyo? Kasi you have to work out your own salvation with fear and trembling. Nanonood lang ang Diyos. Proverbs 15. Sabi nila, God is everywhere. Mali! Anong God is everywhere? Di ba sinabi ni Stephen, nakita ko ang Ama, nakaupo sa trono, at nasa kanan, ang Panginoong Jesus, at tumayo. Sinilip siya nung mamamatay na siya, o asa ng Diyos? Nando sa third heaven, nasa New Jerusalem, nakaupo sa trono niya, nasa kanan kamay niya si Christ. Ano iba yung everywhere? Yung mata ng Diyos? Ang everywhere. Basahin natin. Proverbs 15:3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako. So hindi siya yung mata. Parang araw. Yung araw ba everywhere? Hindi. Merong gabi doon sa likod ng earth eh. So hindi everywhere. Pero the sun is everywhere, 'di ba? Yung light is everywhere. Kapag tinamaan ka ng light, pero yung sun naka-steady lang siya doon, 'di ba? Hindi naman siya umiikot eh. Noong una akala nila umiikot ang sun. Nalaman nila, hindi pala. Tapos ginawang erehe si Galileo Galilei. Sabi niya, ang umiikot ang earth. Sabi ng mga Roman Catholic, hindi, erehe ka, ang sun ang umiikot. Ang mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at mabuti. So nanonood na, nagbabantay na. Pagkatapos makita niya kung sino masama, ano gagawin niya? O Psalm 62:12. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahan loob, sapagkat ikaw ang magbabayad sa bawat tao ayon sa kanyang ginawa. So ano yung ginawa mo? Romans 2, basahin natin. Alam mo, napakabuti ng Diyos sa atin eh. Nagtira ng konti.
Kung walang tunay na Kristiyano sa LCJ, lalos na rin ang palatiyo. Ubus na rin tayo. E may nakita siyang matatapat eh, na lingkod na magsusunod talaga sa kanya. Ipagpapatuloy ang dekretong iniwan ng apostol. Ipagpapatuloy natin yan, dead or alive. Sinumpaan ko sa Diyos yan eh. At ako lang talaga yung sumuporta ng todo kay Brother Manny. Yun ang sekreto. Pag sinuportahan mo yung sinugo, susuportahan ka ng Diyos. Hindi ka pababayaan sa itan ng labanan. Ilan na yung nakalaban ko mga gulayat ng iglesia? Puro na puto ng ulo lahat. Ganon din kayo. Lahat ng makakalaban nyo, puto ng ulo dahil nakakabit kayo doon sa sinugo. Sinusuportahan nyo yung sinugo. Hinahamak mo ba ang kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis? At pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Kaya kung dito tayo na may magnanakaw pa, mayroon pang tamad, sumamba, may ayaw pang magpakabanal, binibigyan ka pa ng Diyos na magsisi. Dadapat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay magtitipon ka sa iyong sarili ng poot sa kaarawan ng kapuotan at paghahayag na tapat na paghuhukom ng Diyos. 1 Peter 4, sabi, tayo mga matuwid, bahagya lang ang kaligtasan. O yun eh, matuwid ha? Bahagya ang kaligtasan. E paano ay hindi matuwid? E di walang kaligtasan. So tayo, kaunti lang ang kaligtasan, kaya matakot ka. Siguraduhin mo yung kaunti na yun, sigurado. Na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa mga nagsipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri, at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. O ano ba ginagawa mo? Ano ba hinahanap mo? Saan ka ba nagtitiis? Saan ka ba nagtitiyaga? Ba't ka pa ba nabubuhay? Ano ba pinaka-importante sa'yo? Ano ba ang gustong-gusto mong gawin? Kasi dapat masagot mo yan eh. Kasi ako nasagot ko yan. Kasi nung araw, ang gusto ko talaga yumaman. Anakan ng lahat ng babae. Gawin ko, gusto kong gawin. Pero lahat yun nasira eh. Nung tawagin ako ng Diyos, ang gusto ko na yung gusto ng Diyos. Kung ano magpapasaya sa Diyos, Lord, yun ang gawin mo. Stroke mo ko. Kung magiging masaya ka, okay sa akin. Basta kung ano magpapasaya sa Diyos, yun ang sa akin. Ibinigay ko na lahat sa Diyos. Kaya sinisigurado ko sa sarili ko na ako ligtas. Titiyakin ko yun. Kayo, ewan ko sa inyo. Kanya-kanya nga tayo eh. You're on your own. Dadapuat ay sa mga palaaway at mga hindi nagsisitamatima sa katotohanan, kundi bagkos nagsisisunod sa kalikuan, kagalitan at kapuotan. O di hindi ka ligtas. Pag ayaw mo sumunod, hindi ka ligtas. So may chance pa. Buhay ka pe. Sabi sa Ecclesiastes. A live dog is better than a dead lion. Lion ka nga, eh patay ka naman eh. Dito na ako sa aso, pwede maging leon yun eh. Pwede maging leon yung aso. Sa Diyos, walang imposible eh. Kahit puro tayo aso eh. Ang ibig sabihin ng aso, hentil. Yun ang ibig sabihin ng aso, hentil. Hindi ba hentil tayo, di aso, pero ginawa tayong tupa. Ngayon, nung gawin tayo ng tupa, tupa ka na ba o may tupa ka? Baka mamaya may tupa ka. Kailangan siguraduhin mo sa sarili mo. At ang pagsigurado sa sarili ngayon, today is the day of salvation. Amen. Binili ko kayo ng aking dugo at lamang. At nariyan ang banal na espiritu upang siya gumabay sa inyo. Ngunit huwag niyo siyang pipigatin, baka kayo'y isano niya. Napakapalad ninyo kahit kanino man. Walang buwang ang kalumbayan dapat sa inyo. Magpuri kayo sa Panginoon. Amen. Good morning mga kapatid. Yung magalingin ng Diyos, natawagin tayo pagkat nakita niya yung puso natin na gusto natin makaunawa, gusto makakilala sa Diyos, nakita niya yung puso natin, tinawag tayo. At nung tawagin tayo, tinirang, ibinigay tayo sa Panginoong Jesus. Bumaba ang Espiritu Santo sa atin upang tatakan tayo sa araw ng kaligtasan, ginawa ng Diyos na banal tayo. Nilinis ang lahat ng kasalanan at ginawa tayong banal. Ngayon, meron tayong responsibilidad na magpakabanal-banal at maging matapat. Siya ang gumawa ng pagtawag at pagkahirang.
Ngayon, tayo naman, in our part naman, patutunayan naman natin sa ating sariling tapat tayo at tayo mananatiling tapat hanggang wakas para maligtas. At tayo may responsibilidad na magpakabanal-banal. Hindi ka pwedeng magpakabanal-banal kung hindi ka banal. So, ang ginawa ng Diyos, tinawag muna, hinirang, nilinis. Ginawa tayong walang bahay dungis na iglesia at magpapatuloy tayo sa pananampalataya. Pagkat dumarating na ang araw na bababa ang Panginoong Jesus at ang kukunin niya lang ay yung banal na nagpapakabanal-banal. Hahatulan tayo ng Diyos atin sa ating ginawa. Hindi doon sa ginawa ng iba sa atin. Kasi maraming gagawing masama sa atin ng iba. Pero ikaw, ano ginawa mo? Gumanti ka rin ba ng masama o salita ng Diyos ang sinunod mo? Ginanap mo ba ang pananampalataya o yung dati mong pagkatao? Sapagkat tayo susubukan, mga kapatid, dadaan tayo sa bautismo ng Apoy at napakatinding dadaanan natin na pagsubok sa huling araw. Ngayon, ikaw na banal, magpakabanal-banal, ibig sabihin, susundin mo lang Word of God. Mabubuhay ka sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Basahin natin, Revelation 22, 11 and 12. Ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid, magpapakatuwid pa, at ang banal, magpapakabanal-banal pa. Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala'y nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So check yourselves, ano yung ginawa mo? Naintindihan mo ba ang will of God? Unawain natin ang will of God. Sabi sa 1 Thessalonians 5:17. Kaya huwag kayong maging mangmang, Ephesians 5:17, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ano ang kalooban ng Panginoon? 1 Thessalonians 4:3. Sapagkat ito, ang kalooban ng Diyos sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal. Kung walang kabanalan, hindi natin makikita ang Diyos. Hebrews 12. Hebrews 12:14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. So kahit ginawan ka ng masama, ng kahit sino galit sa iyo, hindi ka galit sa kanya. Mapayapa ka pa rin. Kasi sa lahat ng tao eh. Yung nagrebelde sa iglesia, yung umalipusta sa iyo, yung yumura sa pagkatao mo, yung sumira sa pagkatao mo, galit sila sa iyo, pero ikaw, hindi ka galit. Pinagpapala mo pa nga sila eh. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. So, hindi mo makikita ang Panginoong Jesus sa kanyang sarili. Kaya bilang anak ng Diyos, makikita natin siya at magiging katulad ka niya. Kung meron kang ganitong kaisipan, magpapakalinis ka. 1 John 3. John 3:1-4. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. Nung araw, anak tayo ng Diablo, masuwayin. Ang sinusunod natin, ang pita ng laman, ang gusto natin. Ngayong anak na tayo ng Diyos, ang sinusunod na natin ang ating Ama. At ang ating Ama may kalooban na ang Panginoong Jesus ang susundin natin sa lahat ng utos. Pagkat ang utos ni Kristo ay galing sa Ama. Upang tayo matawag na mga anak ng Diyos, at tayo ganun nga. Dahil dito'y
hindi tayo makikilala ng sanlibutan. Kapag may taga-sanlibutan, galit sila kay Kristo. Kaya nagagalit sa atin ang sanlibutan, galit sila sa espiritong nasa atin. Pero yumuyukot sila sa espiritu natin. Hindi nyo napapansin yung mga unbeliever tungo sa atin? Hindi sila makakilo sa atin pag-aharap natin sila. Suko ang espiritu na sa espiritong nasa atin. Makapangyarihan ang espiritong nasa atin. Dahil dito, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikilala nito. Sabi ng Panginoong Jesus, uusigin kayo. Pagkat hindi kayo taga-sanlibutan, una akong inusig, uusigin kayo. Kaya pag hindi ka nakakaranas ng pag-alipusta, pag-uusig, nagkakaroon ng isang question, nasa niyo ba ang Espiritu ni Kristo? Pagkat kung nasa iyo, uusigin ka. Mapalad silang inuusig dahil kay Kristo. Magala kayong lumos, pagkat malaki ang gantimpala sa inyo sa langit. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Magiging ano kaya nga tayo? No, glorified eh. Hindi mo alam, gold ba yun? Platinum? Silver? Hindi mo alam eh. Basta glorified, nagniningning puti-puti. Kung ano si Kristong glorified, ganun din tayo. Tayo yung katawan eh. Siya ang ulo eh. Walang pagkakaiba ang ulo sa katawan. Iisa lang yan. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya. Sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Sabi ni Job, kahit malusaw ang aking katawan, makikita ng aking sariling mata ang aking Panginoon. Alam niyo si Job, napakabuting tao. Napakabanal. Pero dumaan sa bautismo ng apoy, sinubukan. At lumabas siyang ginto. Ganon din ang iglesia nito. Susubukan sa apoy, kahit wala tayong kasalanan, bibigyan tayo ng kasalanan. Bakit? Eh si Kristo walang kasalanan, binigyan ng kasalanan. Pero inako ni Kristo ang kasalanan, hindi niya kasalanan. Pinagpala ng Panginoon ang mga ganong Kristiyano. Love accept all things and love can bear all things. Love hope all things. Pag may nangyayari sa inyong isang bagay na masama, na pangit, Word of God, love, accept all things, sold agad. Wala kang sama ng loob, wala kang kalungkutan. At kayo'y pinagpala, sabi ng prophet, huwag kayo malumbay. Malulumbay tayo, siyempre, inuusik ka eh. Pinagwiwika, malulumbay, pero sandali lang yun. Papalit ang Espiritu Santo para yung Espiritu ng kapayapaan at kagalakan ng mag-ari. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanyang sarili, ay naglilinis ng kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. So maglilinis tayo ng lahat ng karumihan ng laman. Lahat ng kasalanan, nalalaman natin, iwawaksin natin. Kasi yung promised land, yan yung ating isip, nasakop na natin yan eh. Papalitan ng isip ni Kristo. Pero may gulayat dyan. Meron pa rin malaking kalaban sa ating kaisipan. Yung takot, gulayat yan. Yung pangamba, gulayat yan. Yung hindi pananampalataya, malalaki yan, gulayat yan. Palalayasin mo yan. Kahit nasakop na natin ang ating isip, sumisingit si Satanas. Naglalagay ng mga flashing thoughts para paniwalaan mo. Huwag kang maniniwala. You have to fight a good fight of faith. Hawakan mo, bigkisan mo ang baywang ng iyong pag-iisip, umasa ka sa kaligtasan ibibigay ng Panginoong Jesus. Sapagkat ang masasama ay manghihiwalay at ang matuwid lamang ang mananatili. Sabi ng Proverbs 2:21, Proverbs 2:21-22. Sapagkat ang matuwid tatahan sa lupain at ang sakdal ay mamamalagi roon. Ngunit ang masamay mahihiwalay sa lupain at silang nagsisigawang may karayaan ay mabubunot. So yung mga Kristiyano sa LCJ Ministry na hindi karapat dapat bubunutin at ang mananatili dadaan sa bautismo ng apoy para malaman kung ginto. Sino sa atin ang tunay talaga magpapakabanal-banal? May the best man win. Patapos na ito, nasa huling race na tayo ng marathon.
Umiikot tayo sa labanan ng marathon na may mabilis maglakad, may mabagal, may nahuhuli, may nauna. Ang importante, tatapusin natin yung laban na yun. And Jesus is the author and the finisher of our faith. Kung mananatili kang tapat hanggang wakas, huwag mong iiwan ang iyong unang pag-ibig. Kahit sabihin mo pang nasa LCJ ministry ka, iniwan mo yung unang mong pag-ibig. Lumipat ka sa ibang LCJ, pangalawang pag-ibig na yun. Kailangan yung unang pag-ibig. Kaya makikita mo na ang iglesyang ito ay tinadlag eh, sapagkat may kapangyarihan ng Espiritu Santo magpabanal. At mawawala ang lahat ng masasama. Matthew 15:13. Dadapwat sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama sa sangkalangitan ay bubunutin. Ang makakaunawa lamang ay ang mga bantas na mga matatapat. Yung masama, hindi makakaunawa. Sabi sa Daniel 12. Kaya kapag ikaw nakakaunawa, nabibigyan ng paglanasan o diyong, mapalad ka. Sapagkat ang pagpapala, hindi pera. Aalisin pa nga ang pera eh, para malaman totoo ka eh. Bakit si Job? Inalis yung kayamanan. Pero napatunayan, totoo pa rin siya. Namatay pa nga ang 10 anak niya. Biruin mo yun, pero totoo siya. Hindi siya nagsalita ng laban sa Diyos. Ang sinabi lang niya, buti pa, hindi na ako pinanganak eh. Wala na sana akong birthday. Kung ganito rin lang naman. Eh, kada mag-birthday, mga anak nila, nagse-celebration sila. Nung araw nung nag-celebrate sila, dumating ang malakas na hangin, patay lahat yung anak niya. Pinatunayan lang ni Job sa kanyang sariling tapat siya. Sabi niya, mabubulok ang aking katawan. Makikita ng aking sariling mata ang pagliligtos ng aking Panginoon. Noon pa man, meron na talagang prophecy ng rapture kay Job. May rapture na sabi niya, makikita ko ng aking sariling mata. Kasi napakahirap ng dinaanan ni Job eh. Si Job yun eh. Ang meaning ng Job, he cries eh. Umiiyak. Eh talaga namang iiyak nang iiyak si Job. Sabi ni Job, pag nag-araw, sabi niya, Panginoon, sana maggabi na. Pag naggabi, sabi niya, sana mag-araw na. Sa hirap na dinaanan niya, pero nagtahumpay siya, dinoble pa ang kanyang pagpapala. Yung inalis sa kanya, dinoble pa. Ibinigay din yung 10 anak ulit. At pinakamagaganda pa sa lahi ng silangan. Sinabi niya, yumaon ka ng iyong lahat, Daniel, sapagkat ang salita'y nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. So in the Middle Ages, yung Dark Ages, hindi nabuksan ng Biblia noon. Walang nakapaghayag ng karunungan ng panahon na yon. In the last days, eto na, in the 1928th century, bumaba na ang Espiritu Santo muli. Sa araw ng Pentecoste, bumautismo na naman siya sa Espiritu upang itatag na naman ang iglesia. At isa tong iglesia itong itinatag ng Diyos. At binautismo sa Espiritu Santo at mananatili tapat hanggang wakas. Marami ang magpapakalinis at magpapakaputi. So marami. 2 or 3, marami. Sobra pa tayo sa 2 or 3. Marami. Maraming magpapakalinis, magpapakaputi at magpapakadalisay. Ngunit ang masasama'y gagawa ng may kasamaan. At wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit ang sibantas ay makakaunawa. So magpapatuloy sila sa kasinungalingan. Yung kasinungalingan tinanggap nila, paninindigan na nila yun. Patuloy at patuloy na kasinungalingan, and liars will go to hell. Kailangan maging malinis, mabuti ang ating puso. Mapapalad ang malinis na puso, makikita nila ang Diyos. At binigyan tayo ng kapangyarihan manatiling makapangyarihan sa kabanala. Sabi ng 1 Chronicles 29:12. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan nagmumula sa iyo. Sa Proverbs may nakalagay eh. Yung natatakot sa Diyos at magpakumbabang tao ay tatanggap ng kayamanan, karangalan at buhay. So kapag ikaw ay masunod, pwede kang bigyan ng Diyos ng kayamanan, pero wala ka pagkabagan. Hindi magulo buhay mo. Hindi katulad nung wala sa Diyos, mayaman, magulo buhay. Pag lumalabas, kailangan pa, may bodyguard.
pag nagkukotse, kailangan bulletproof. Kinakailangan, meron sariling investigador. Lalabas, kailangan may bodyguard. Asan ang kapayapaan doon? Mayaman ka nga. Mapapalad yung kumakain lang ng gulay, ngunit mapayapa, kaysa doon sa mga pagkain ng hari na may kabagabagan, sabi sa Proverbs. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan nagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat. Nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. So ang pwede lang magpalakas sa atin ay ang Diyos. Mahina tayo. At maganda yun sa ating kahinaan, nagiging malakas siya. Kaya pinahina si si Jacob . Bakit binalian si Jacob ng kanang hita? Bakit? Para humina, hindi siya umasa sa sarili. Malakas ang tiwala ni Jacob sa sarili niya. Matalino siya, magaling siya. Binalian siya. Di umasa na siya sa Diyos. Tinawag siyang Israel, God will rule. Pumayag na siya maghari ang Diyos. Kasi takot siya kay Esau . Sabi niya, patay ako sa kuya ko. Kasi may lamang ng ilang oras si Esau . Patay ako sa kuya ko, may atraso ko dito . Gugulpihin ako nito. Papatayin kami nito. Sabi niya, Panginoon, umaasa ako sa iyo. Nung dadaan, nakita niya yung bataan ni Esau, ang dami. Sabi niya, ako, eto na. Alam niyo ba nangyari? Nag-twisting. Nung dumaan siya kay Esau, naghihapusan sila. Alam mo ba, sabi ni Esau, magkapatid kong mabuti, bibigyan kita pagyaw mo ng maraming-maraming hayop. Ba, pinagpala pa ni Esau? Bakit? Umasa sa Diyos . Yung iniisip niyang masama, nabaligtad, naging mabuti. Kaya huwag kayong tatanggap ng masamang kaisipan. Di totoo yun. Puro mabuti, puro pagpapala, ibibigay ng... Pag may pumapasok na masama, huwag niyo tatanggapin. Evil thoughts yun sa kalaban niyo. Lahat ng bagay na mabuti nang gagaling sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At nalulugod ng Diyos sa sumasampalataya. Kaya tinuturo natin nga, kapag nananalangin ka, pasasalamatan mo na, natanggap mo na. Yun ang pananampalataya, naniniwala ka, wala pa. Mali yung sinasabi nung nung mga Pilipino. Binibilang yung sisiw, hindi pa napipisa itlog, mali. Paanuhin mo na, paramihin mo na kagad yung pisa. At huwag kang mag-isip na may bugok doon. Madaming sisiw yun. Magkaroon ka ng pananampalataya na itong 12 itlog na to, puro sisiw to. 12 itlog to. Walang bugok. Yung iba sabihin, huwag niyo munang bilangin. Umaasa ka doon sa chance . Umaasa ka sa Diyos. Magtiwala kang gagawaan Diyos. Nananampalataya ka, gagawaan Diyos. Lahat ng bagay walang imposible sa Diyos. Sa sumasampalataya. Maraming mali sa mga tinuturo ng mga matatanda noong araw. Minsan, nakakachamba sa laptop, sasabihan nila, kasabihan. Yung Word of God, kasabihan lang sa kanila, di ba? Hindi, Word of God. Ano kasabihan? Word of God yan. Kapangyarihan niya, Diyos yan. Sabi ng 2 Chronicles 25:8. Ngunit kung ikaw ay yayaon, gumawa kang may katapangan, magpakalakas ka sa pakikipagbakat, ibubuhay ka ng Diyos sa harap ng kaaway, sapagkat ang Diyos ay may kapangyarihan, tumulong at magbuhal. So huwag kang aasa sa sarili mo. Natatandaan niyo yung laban ni Pacquiao nung natalo siya. Binigyan siya ng example ng Diyos na wala sa kamay mo panalo, nasa akin. Pag pumayag ako, talo ka. Sino may nakalaman doon na naistira ng Lucky Punch? Ewan ko, hindi. Lucky Punch . Pero yung nakatalo sa kanya, na-hospital . Sino may nakalimutan ko yun? Kasi ang pagtitiwala sa Diyos . Bakit nanalo si David? Nagtiwala sa Diyos, pero maliit yun. Diba? So nasa Diyos ang kapangyarihan magbaksak at magbuhal . Magtatagumpay. Wala sa atin . Kaya kung tayo magiging mapanalangin at mananampalataya, kasi lahat ng tao may rise and fall, mga kapatid. It is a law of nature. Anything that comes up must come down. Yun lamang galing sa taas, ang hindi babagsak kasi galing sa taas, pwedeng umakas. Si Kristo galing sa taas yun, kaya babalik sa taas. Hindi naman tayo galing sa taas . Dito tayo tagalupa. Pero ginawa ng Diyos na mula sa Ama, ang Espiritu na ibigay sa atin, we are born of the Spirit. Galing sa taas yun, babalik sa taas yun. Kaya lahat kailangan ma-born again. Be born of the Spirit ulit. Magkaroon ng isang bagong kaisipan,
na ito'y kaisipan ni Kristo. Sandata, laban sa lahat. Sabi ng Romans 16:25, at ngayon, sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo makapagpapatibay, ayon sa aking ebanghelyo sa pangangaral ni Yesu Kristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. So yung pagpapaliwanag ng Biblia nung araw, itinago yan eh, on the Middle Ages. At nung ito ng huling araw, nagbigay na siya ng revelation, tumawag na siya ng mga apostol at mga propeta upang magtatagmuli ng iglesia. Yan ang revival na ginawa niya. Yung una at huling ulan, ang unang ulan sa Israel eh. Nagtayo ang Diyos ng iglesia sa Israel. Yun ang unang ulan. Ngayon, ipinireserva yun. Yung mga namatay na yon para muling buhayin sa rapture. Ngayon, ito na yung huling ulan. Ang kasi ang mga magsasaka, pag nagtanim yan, dalawang beses sila maani. Magtatanim sila, tapos araw ng pag-ani. Ganun ang ginagawa. Merong huling ulan at unang ulan. Ang huling ulan, ito na sa atin. At malapit na tayong anihin ng Diyos, pero hindi alam pa ni Kristo yun. Ang Ama lang nakakaalam. Tsaka pa lang sasabihin ng Ama, pag-ready na tayo. At ang pag-ready, doon bibigyan tayo ng bahay sa langit. At ang makakapasa sa bautismo sa apoy, katulad ni Job, ang meron ng bahay doon sa langit. At doon tayo itatago ng Diyos sa tribulasyon. Nasa Isaiah 26, 21, 22 yan. Itatago tayo ng Diyos doon para na sa ganun, yung lahat ng galit ng Diyos, ipaparaos niya muna. Basahin natin yun. Ang iyong mga patay, Isaiah 26:19-21. Ang iyong mga patay ay mabubuhay. Ang aking patay na katawan ay babahon. Magsisigising at magsisiawit. Kayo nagsisitahan sa alabok. Sapagkat ang iyong hamog ay gaya ng hamog ng mga damo at iluluwa ng lupa ang mga patay. Ikaw ay parito, bayan ko. Sinasabi ng Diyos, ang bayan ng Diyos, ang iglesia ang itinayo. Aliga, parito. Pumasok ka sa iyong mga silid. John 14. In my Father's house, there are many mansions. If it not so, I'm not going to tell you. But there is a room for you. And I'm going to prepare a place. And if I have prepared already, I will come to you. And you will never be alone again with me. Hindi na tayo mahihiwalay sa Diyos. Bayan ko, pumasok ka sa iyong mga silid. At isara mo ang iyong pintuan sa palibot mo. Magkublikan sandali hanggang sa ang galit ay makalampas. Meron ako napapanood sa TV yung About Me, All About Me. Pinatay siya nung tapos muling nabuhay, 7 days lang yata, pero ewan ko kung ilang oras na yun, labas niya, 7 years na pala. Eh sa Diyos, ang isang araw, 1,000 taon, di ba? So itong pagpasok natin doon sa sandaling pasok doon sa kwarto, 7 years na pala sa tribulasyon sa lupa yun. Pumasok lang sa kwarto, 7 years na. Magpublikan sandali eh. Sa Diyos, sandali. Yung sandali, 7 years na pala. Hanggang sa ang galit ay makalampas. Napakatinding gagawin sa tribulasyon ng Diyos. Yung tribulation, napakatindi. Kaya sabi ng Diyos, paiiksiin ko ang araw na yon, baka yung mga elect, bumigay na sa hirap na dadanasin. Pero yun yung paglabas ng tao, sunog. Ang pag-asa mo, parang hindi ka masunog, nakakabler ka. Eh yung kabler na yun, sa bulletproof yun eh. Ang mahal nun, igagawa ka ng kapoting Kevlar. Para paglabas mo, hindi ka sunog. Yung helmet mo, kailangan gawa din sa Kevlar. Eh, binoy mo, paglabas ng tao, sabi sa Revelation, sunog. Eh, sino lalabas ng panahon? Lagi na sila sa bahay. Paglabas mo, sunog eh. Napakatindi ng tribulasyon. Napakahirap ng panahon na yun. Walang kakainin. Hindi nyo napapansin. Alam nyo ba yung pelikula Soylent Green noong araw? Posibleng mangyari yan, Soylent Green. Kakainin na nila mga gagawin biskwit. Tao na kakainin nila. Kasi mauubusan ng pagkain ng panahon. Pati nga inuna ng bata ka. Ngayon pa nga lang sa China may kumakain eh. Mga baby kinakain na inuna ng bata. Ngayon pa, hindi pa tribulasyon ginagawa. Lalo sa tribulasyon. Walang kakainin. Sapagkat narito ang Panginoon ay lumalabas mula sa kanyang dako upang parusahan ang nananahan sa lupa
dahil sa kanilang kasamaan, ililitaw naman ang lupa ang kanyang dugot, hindi na matatagpan ang kanyang mga namatay. So, ganun katindi ang mangyayari sa tribulasyon. Makapangyarihan ng Diyos natin. Kung aasa tayo sa Diyos, sino gagalaw sa atin? If God is with us, who can be against us? Walang pwedeng kumontra sa Diyos. Job 42:2. Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at walang akala na mapipigilan ka. Sino pipigil sa Diyos? Ano sabi nung may ketong? Panginoon, gusto ko pong luminis. O gusto ko rin, malinis ka na. Pumunta ka doon sa saserdote, ipakita mo, malinis ka na. Kaya yan ang batas sa inyo ngayon eh. Sundin mo. Kasi pag ginusto mo ang isang bagay, kaya mo na. Sabi ng Mark 9:23, kung kaya mo lahat ng bagay, may pangyayari sa sumasampalataya. Go! Ayon sa iyong pananampalataya, you are healed. Ikaw ay pinagaling ng iyong pananampalataya. Bakit may gumagaling kahit doon sa albularyo? Bakit? Yung pananampalataya niya. Kagaya yung tubig ng balon ni Mang Pepe ba ito? Ang nasa isip ng tao, pag ako nakainom ng tubig sa balon, gagaling ako, that's faith. Hindi yung albularyo. Kasi sabi, yung tubig na yun, milagroso. Bakit? Because of faith na pag nakainom siya. Di ba sabi nung nasa ano yun, yung inaagasan? Sabi nung inaagasan, pag nahipo ko lang ang daylayan ng damit ni Kristo, gagaling ako. That's faith. Ito ay pinakikita yung tunay na faith. Hindi yung mga ganyan. Yung faith is the word of God. Kung paniniwalaan mo ang word of God, mangyayari sa iyo. Walang salita ng Diyos na walang kapangyarihan. Lahat ng salita ng Diyos ay Diyos makapangyarihan. Lahat ng pinanukala ng Diyos walang makakagalaw. Psalm 115:3. Kaya pag gustong-gusto mo na magpakabanal, pababanalin ka ng Diyos. Ang problema sa atin, bakit ayaw pa natin magpakabanal-banal? Eh paano kung biglang dumating ngayon o kaya mamaya, hindi ka ready? Ready yourself. Ang pagpapakabanal naman, yung Philippians 2:12-13, ang inyong laging pagsunod. Na nagagaling sa Diyos ang pagnanasa at paggawa, work out your own salvation with fear and trembling. Babasahin ko yung mamaya. Babasahin ko lang muna ito. Psalm 115:3. Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit, kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. So sino makakakontra dun? Gagawa ng Diyos ang kanyang ibigin. Kaya kapag kalooban ng Diyos ang hinihingi mo, iibigin ng Diyos. So sino kakontra? Eh ang gusto ng Diyos, mapagpala tayo, sumagana sa buhay. Kung payayamanin ka ng Diyos, payayamanin, pero not more on riches sa lupa. Hindi ganun ang prayer ni Solomon. May prayer si Solomon eh. Tsaka si David. Simple lang ang gustong buhay ni Solomon. Kasi naranasan ni Solomon ang sobrang yaman. Sobrang dami ng asawa. Napakayaman ni Solomon. Pero kayamanan ba nagbibigay ng kaligayahan? Useless eh. Ipararanas ng Diyos sa'yo, ang dami mong pera. Oh, masaya ka, dami mong pera. Eh paano pag inalisan sa lang pera sa'yo, masaya ka pa ba? Malungkot ka na. O, di nababatay sa pera. May pera ka, wala kang pera, masaya ka, nagagala ka. Kasi ang gusto ng Diyos, in moderation. Simple lang ang Diyos natin eh. Babasahin ko yung Philippians 4:18-19. Babasahin ko muna yung kay Solomon. Revelation ni Solomon sa simpleng buhay. Proverbs 38:9. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. E samantalang naranasan ni Solomon ito, yaman-yaman. Dapat huwag siyang bigyan ng kanya. Bakit? Nahulog siya nung mayaman siya. Nakalimot siya sa Diyos eh. E pwede niyang bilhin kahit sino, prinsese. E ubod ng yaman eh. Pag nag-preach to, mag-o-offering si Queen of Seba. Sako-sakong ginto, tsaka mga spices, mga magagandang harina. Talaga napakatindi ng mga offering ni Queen of Seba. Ito'y preaching lang ha. E yung income pa niya sa Suez Canal.
May tong yun eh. Lahat ng dadaan barko doon, punta ng United States, punta ng West, may bayad sa Suez Canal. Hawak niya yung lugar ng Egypt na yun. Ang daming income nito, napakatindi ni Solomon, ubod ng yaman. Puro ginto ang silver, bali wala sa kanya. Tapos sabi niya, huwag mo kong bigyan ng kayamanan. Naintindihan niya kasi yung importante, buhay na walang hanggan. Kaya tingin ko, nakapagsisipot. Kasi sabi niya, this is the conclusion of the matter, fear the Lord and obey all His commandments. Hindi siya nag-obey. Pero ubod ng talino nito, full of wisdom. Ha? Kamuntik na magaya kay Satanas. Eh. Kasi Satanas, full of wisdom, na disgrasya. So, hindi pagalingan, mga pati, pabanalan. Hindi yung kabisado mo yung Hebrews, pati Greek, pati yung mga, kung ano-ano, mga Sinaiticus dyan, Codicus, kung ano-ano, mga alam mo salita dyan, pero ayaw mo magpakabanal. Laging nag-aaral, laging may school of prayer, hindi mo makarating sa kabanalan. Ang importante, kabanalan. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Ang maganda nitong kailangan ko, yung makakabuti sa katawan. Napakaraming pagkain makakasira sa lahat ng processed food. Junk food ang tawag yan. Lahat ng dumaan sa apoy, acid yan. Alkaline ang nagpapabuti sa katawan. Kung magagawa mo ang maraming prutas at gulay, alkaline yun eh, tsaka tubig. Kung ano mag-soft drinks, pwede green tea, mahusay yun eh. Kasi nabasa ko yan sa internet eh. Kapag gumising ka daw, uminom ka ng dalawang basong tubig na malamig. Dalawang basong tubig, yung patch pala ng katnantiyan natin, nawawala. Nawawala yung bad cholesterol. Pagkatapos, huwag ka nang iinom ng malamig na tubig. Halos maligam-gam na, o mas maganda, mga hot tea, green tea, pagkakain mo. Puro hindi na tubig na malamig. Kasi pag malamig na tubig naman daw, nabubuo yung patch. Tapos, hindi na nawawala, parang laminated na sa ugat mo, yung patch. Sa loob ng ano mo, mga ugat mo, lumiliit ang dalo yan, kaya pwede ma-stroke, ma-hagata. Kaya maraming nagba-bypass operation. Yung cholesterol, bad cholesterol, na nasa ugat niya, nag-laminate na, hindi na maalis. Kailangan, i-angioplasty mo na. Pero kung ngayon pa lang, matututunan natin ang tamang kailangan lang ng katawan, prutas, gulay, alkaline, tubig, puro tubig, tapos puro gulay. Alam nyo, tinuruan kasi kami ng Diyos dyan eh. Halos araw-araw, pag may pera ko, mamamarengi yun. Tipid pa, may 120 ka lang, kakain na kayo na isa hanggang dalawang araw. Eh ang mura ngayon, santol, 8, 1 kilo. Bibili ko ng 1 kilong kamote, 40. 1 kilong maes, sweet corn, 30. 2 kilo. Tapos bibili ka ng ano, ng santol, 8, 1 kilo, 3 kilo lang. Kasi pag lumampas na, lumalambot, pangit. Bibili ka ng ano, yung may balabalahibong pula, rambutan, 30, 1 kilo. Mga 2 kilo, makakabili ka. May 150 ka, kakain na kayo sa, healthy pa, i-research nyo sa internet. Napakatindi ng mga benefits niyan. Yung santol nga lang, 14 pala benefits, anti-inflammatory, paggamot sa diabetes, heart attack, cancer, santol lang yun. Ha? Eh yung iba, ang kinakain, buto, kaya sumamata. Huwag mo lolo rin ng buto yun. Hindi matutunaw yun eh. Yung katas lang. Wala naman doon sa buto na yun, sustansya, nandun sa katas eh. Pero lahat ng buto, nandun ang sustansya, tandaan nyo. Yung itlog, buto yan eh. Diba? Buto yung itlog ah. Pag itinanin mo yan, manok yan eh. Diba buto yung itlog? Dalawang itlog lang daw sa isang araw. Napakahusay. Tapos pag ilalaga mo, huwag ka lalampas ng 12 minutes. Proven niya kasi pag gumagawa ko, inuurasan ko, ipinuprove ko, 10 to 12 minutes. Mas maganda daw yung medyo malasado yung, ano, yung kulay yelo ng itlog. Hindi namamatay yung kulin. At yan palang itlog na diyan, hindi dapat alisin yung kulay dilaw. Diyan pala natakatindi yung kulin na tinatawag na kapag kumain ka ng itlog, inaalis niya yung bad cholesterol nung pula ng itlog o yung dilaw. Hindi naman pula yun, dilaw. Dilaw yun. Ang function ng dilaw, inaalis niya yung bad cholesterol. Eh yung iba, ayaw kumain. Kasi sabi ng doktor, maraming cholesterol, di ba? Pero ngayon, binabago na nga nila eh. Dalawang itlog, kumain ka, mahusay. At kakainin mo na rin yung dilaw kasi nandun yung pangotre. Si Fernando po, ayaw kumain ng dilaw, puro puti. Kasi yung paalam ni Fernando eh. Eh, pero si Fernando, sabi nila, kaya na-stroke dahil kaiisip. Sino ka? Diyos ka ba? Nalaman mo. Alam nyo, kung mamamatay na tao, kahit napaka-ingat mo sa pagkain, napaka-ingat mo sa lahat ng bagay, mamamatay ka.
Dahil walang kapangyarihan ng tao sa araw ng kanyang kamatayan. At walang kapangyarihan ng tao i-jit-jit ang gusto mo kahit sino. Wala tayong kapangyarihan sa espiritu ng kahit sino. The spirit of the prophet is subject to the prophet. So ang gagawin ng isang tao, subject sa kanya. Kahit turuan mo ng turuan yan, ang gagawin mo'y mali. Ang paglabas sa iglesia, paghiwalay, wala kang Espiritu Santo. Kailangan tapat ka hanggang wakas. Sinasabi mo na dapat gawin, hindi mo pa rin makukontrol. Bakit? May sarili siyang pagpapasya. Pag naisingit ni Satanas yung masamang kaisipan, yun ang susundin niya. Sabi sa Ecclesiastes 8:8. Walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang tumigil ng diwa. Ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan. At walang dahilan sa pakikipagpunyaging yun, ni maililigtas siya ng kasamaan ng taglay niya. Wala kang kapangyarihan. Kaya ang gagawin natin, para tayong isda sabi na na-aksidente sa lamba. Hindi natin alam kung mamamatay ka mamaya o hindi. Sabi sa James yun eh. Para tayong singaw. Sa isang isang mata lumabas, matutuyo din niya. Vapor lang tayo. Para tayong anino. Nakita mo mamaya, wala ng araw, wala ng anino. Life is very brief. Napakaiksi ng buhay. Pwede ka nang mamatay eh. Eh kung mamamatay ka ba, ready ka ba? Haharap ka sa Diyos eh. Pagharap mo ba sa Diyos, malakas ang loob mo, sabihin mo, Panginoon, nagpakabanal-banal ako, alam mo yan. Masasabi mo ba sa Diyos yun? Panginoon, nagsumikap ako, baka mas hindi ko nasunod lahat, pero ang puso ko, masayang sumunod sa iyo. Pinababanal mo ko, at ang pagpabanal ng Diyos, alam niyo, magastos. Na-experience ko yun eh. Magastos ang pagpapabanal ng Diyos. Gagastos ka ng malaki bago mo ma-realize. Mawawalan ka bago mo ma-realize. Sabi naman ni Job, God give it, God take it away. Kaya pag nawala sa'yo ang malagang bagay sa buhay mo, pera o ano pa mang bagay, ang kikilo sa'yo, kalubutan, kasawian, kabiguan. Hindi. May word of God eh. God love, accept all things. God give it, God take it away. Ganun lang eh. Madaling mabuhay kung word of God ipapamuhay. Walang tao na makapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa. Ang magagawa lang natin, turuan, ipagdasal ang mga kapatid na naliligaw ng landas. Hikayating magsisi, pero wala kang kapangyarihan baguhin ang isip niyan. Walang tao makapagtutuwid sa kanyang sarili kundi ang Diyos lang. At kung hindi siya mananampalataya, hindi makakagawa ang Diyos. Jeremiah 10:23. Nangyari na kasi sa akin yan eh. Pag nakita ko ang isang member ko o kapatiran, pag kakausapin ko, ako, pwede ba tayong mag-uusap? Oo. Oh, ako, maupo ka. Paliliwanag ko sa kanya ginagawa niya. Ganito ginagawa mo, ganito. Kung gagawin mo itong ganito, ganito mangyayari sa'yo. Kung gagawin mo itong ganito, ganito mangyayari sa'yo. Sige, ano ba gusto mong gawin? Hindi rin sumunod. Tumalikod din. Kahit ano sabihin mo, kasi wala tayong kapangyarihan sa tao para pwersahin ng isang tao sumunod. Kahit alam mo nang mali, wala kang magagawa. Sarili niya yun eh. Kaya sabi ng Diyos sa Psalm 62:12, meron siya sinabi. Basahin ko muna yung Jeremiah 10:23. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang hakbang. So walang taong makapagtutuwid ng kanyang sarili. Maitutuwid ka lang ng Diyos kung sumasampalataya ka. Bakit? Eh, yung kulang, hindi mabibilang, yung baluktot, hindi matutuwid. Ecclesiastes 1. Ecclesiastes 1:15. Ang baluktot ay hindi matutuwid, at ang kulang, hindi mabibilang. Meron pang isa niyan eh, sa Jeremiah 13:23 yata. Yung daw kulay ng leopard, hindi mo na mapapalitan yun. At yung Ethiopia na kulay black, hindi mo napapalitan, yun na yun. Yung bihasang gumawa ng masama, makakagawa ba ng mabuti? Hindi. Tignan natin kung tama ako ha. Jeremiah 13:23. Tama. Nakakamba. Jeremiah 13:23.
makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat? Yung bang masasamang tao na yan, pwede siya magbago sa kanyang sarili? Hanggat hindi nagsisisi yun at sumasamala, masama yun. Walang pwedeng makapagbago sa kanyang, baluktot yun eh, paano may tutuwid? Ethiopia yun, maitim yung kulay nun eh. Makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat? O ang leopardo ng kanyang batik? Kung magkagayon, makakagawa naman kaya ng mabuti yung bayhasang gumawa ng masama? Sanay na sanay gumawa ng masama, makakagawa ba ng mabuti? Kaya nga sabi sa Bible eh, hindi ko alam kung anong number eh. Bata pa lang, makikita mo na kung anong paglaki niya eh. Ang bata'y nagpapakita kung ano magiging siya. Kaya makita mo yung bata, alam mo na kung saan ako, nung bata ako, alam, makikita mo ang handungan ko, impyerno eh. Kasi bata pa ako, salbahe na ako. Bata pa ako, holdaper na ako. Bata pa ako, talagang ano na ako, kalye na ako, batang kalye. Pero may nabuti ng Diyos eh. Matthew 19:26. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao. So kung ikaw batang masama, papunta ka dapat masama, eh sumampalataya at nagsisi, babaguhin ka ng Diyos. Magiging si ano ka, si Israel, hindi ka si Jacob. Hindi ka si Sarai, si Sarah. Hindi ka si, ano, si Saul, kundi si Paul. Hindi mangyayari ito sa tao, dadapot sa Diyos, ang lahat ng bagay ay may pangyayari. Nothing is impossible to God if you believe. Kaya kung matututunan natin ang pananampalatayang lubos, makapangyarihan ng Diyos na makakagawa sa atin. Sabi ng Isaiah 43:13. Oo! Opo. Opo. Oo, mula na magkaroon ng araw ay ako nga. At walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay, ako'y gagawa at sino pipigil. Gagawa ang Diyos, sino pipigil? Kaya mo? Ibigay natin sa Diyos. Kapag gumawa ng masama sa atin, ibigay natin sa Diyos. Hamong Diyos ang umatol, hamong Diyos ang maghiganti. Ang gagawin natin, 1 Peter 3:9. Alam niyo itong 1 Peter 3:9, may istorya ito sa buhay ko. Kasi nung araw, aping-api talaga ako sa iglesia. Kung ano-ano ginagawa ni Pastor Phil sa akin. Eh nakikita ni Brother Manny, eh ako nakikita niya, naiinis din ako dahil ano eh. Siyempre, tao lang eh. Alam niyo nung pag-alis ko, nagpapunta siya ng isang sugong member na pala ng Santo Tomas, nagbigay ng kapirasong papel yung tao sa sabi sa akin, Brother Larry, pinabibigay ni Brother Manny. Pagbukas ko 1 Peter 3:9, babasahin ko ha. Ano yung amoy nasusunog? Parang merong barbecue nasusunog. Bananak nyo pala. Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. O ng alipusta ang pag-alipusta. Kundi ng pagpapala sapagkat dahil dito tayo tinawag upang kayo magmana ng pagpapala. Kaya nung mabasa kayong Hebrews 12, alam niyo ba na ang Diyos pumapalo? Papaluin ka ng Diyos para matuto ka. At ang pagpalo ay masakit yun dahil paminsan-minsan yun. Kapag ikaw magulang na ang anak mo hindi pa nakakauna, ipinagkait mo palo, hindi ka mabuting magulang. Sabi sa Proverbs 13:24. Pero yung mga batang ano, hindi nakakaunawa, pag malaki na, huwag mo paluin, magre-rebelde yan. At saka ipapaliwanag mo sa kanya, ba't mo siya pinalo? Ilan taon ka na? 14? Nakakaintindi ka na ba ng tama at mali? Tanong, anong birthday niyo, Sir Sal? Ayan, nakakalimutan ko. Tuloy yung bubo. Ano yung sinabi ko? Hindi, yung late. Kalimutan ko to. 13:24 ng Proverbs. Buti na lang, hindi ako malilimutin pag nasa pulpito. Proverbs 13:24. Siyang nag-uurong ng kanyang pamangoy na pupuot sa kanyang anak.
So kapag may maling ginawa ang hindi nakakaunawang bata, ang pagtuturo doon palo. Pero paminsan-minsan. Ito sabi, kapag hindi mo ginawa, galit ka sa anak mo, ayaw mo lumaking matino. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang paminsan-minsan. Paminsan-minsan, hindi madalas. Pakikita mo talagang pinalo mo. Ipakikita mo talagang pinalo. Kasi yung pagpalo, may bunga ng kabanalan. Sabi sa Hebrews 12. Hebrews 12:9-14. Bukod dito, tayo nagkakaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo parusahan. At sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo pasahakop sa ama ng mga espiritu at tayo mabubuhay? Kaya nga na born of the spirit kay, galing sa ama yung espiritu na yon. Kaya tagalangit na tayo, bakit? Yung espiritu ng ama sa taas galing yung bumaba, o aakyat yun. Pero yung espiritu ni Adan sa lupa, hindi aakyat yun. Yun lang na born again totoo ang aakyat muli. Kaya tayo, kahit bumagsak man tayo, kasi may rise and fall eh. Naranasan ko din yung rise and fall eh. Lately lang eh, talagang there is a rise and fall sa buhay natin. Kasi weather eh. Meron talagang panahon na ikaw isaganap, tapos panahon ng pagbaksak. Panahon ng maraming pera, panahon ng walang pera. Meron talaga the rise and fall. Pero kahit na ganun, nagagalak tayo bakit? Nasa Diyos ka eh. Pataas lagi ang buhay ng nasa Diyos eh. Sapagkat katotohanan tayo pinaparusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling, ngunit ito'y sa kapakinabangan natin upang tayo makabahagi ng kanyang kabanalan. So ang layunin, kaya ka pinalo, kaya ka dumaan sa pagsubok, para banalin. Ma-realize mo na hindi pala pera talaga. Kabanalan pala kailangan mag... Hindi pala, wala pala kakwenta-kwenta ang maraming pera kung hindi ka marunong mag-manage. Maganda maraming pera kung naayos ka na. Kung ikaw ay naayos na ng espiritu, alam mo na kung anong bagay ang importante pag-uubusan ng pera. At kung saan mo gagamitin ng pera. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayunman, pagkatapos ay mamumunga ng bunga mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig, at magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus dumating, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. So mahirap to. Kasi yung galit sa'yo, galit yun eh. Pero kinala, maging mapayapa ka pa rin sa kanya. Sa anong paraan? Eh di hindi ka galit sa kanya. Siya lang ang galit. Kasi ang galit nga eh. Lalapit ka, itaking ka. Eh di hindi ka galit sa kanya. At ang pagpapakabanal na kung wala ito, sino man hindi makakakita sa Panginoon. So kung hindi tayo magpapakabanal-banal, mga kapatid, hindi mo makikita ang Panginoon. Bakit? Hindi malinis ang puso mo. Mapalad ang malinis na puso pagkat makikita nila ang Panginoon. Amen!